Welcome and good afternoon to all our viewers from around the world. Let me introduce myself first. I am Denise, the marketing analyst of Museo, and the host for this afternoon, for this morning's webcast. As together with me is Ms. Michelle Mariñas, our education officer. So she will be our moderator for today. And behind the camera is Ms. Sina Cabahu. Okay, so before we proceed to our program proper, there are a few rules we would like to remind you. This webinar is broadcasted live on Facebook. If you are not able to watch it today, don't worry. This is recorded and available anytime. Just visit our Facebook page at Museo ng Muntinlupa. If you have any questions, we will be having a question and answer segment after the discussion of our speaker. In case we run out of time and your question has not been asked, you may email us at info@museonamuntinlupa.com. We are also open for collaborative and constructive discussion. We don't allow any offensive or disrespectful remarks from our viewers. The Museo ng Muntinlupa has a right to remove the viewer from entering the program. To the participants who want to receive today's webcast certificate, please visit the link and answer the feedback form that we will be posting in the comment section of this video right after this webcast. We would like to remind you that the Museo ng Muntinlupa remains closed as a caution to the threat of coronavirus. Ayan, so welcome po sa first episode ng sa second episode ng Museo Lecture and Workshop Series with the theme Showcasing the Nation, Shaping the Filipino Imagination, with our resource speaker, Mr. Michael Charleston Shao Chua. So what is the Museo Lecture and Workshop Series? So this series is still under the hashtag Museo from Spain program and in line with the theme of Museums and Galleries Month, Showcasing the Nation, Shaping the Filipino Imagination. So this program aims to feature different personalities in different fields as guest speakers to enrich our community's knowledge with our culture, history, and art. All right, so for now, we would like to thank our registrants for having an interest and continuously supporting our webcast. We would also like to greet our viewers from Iloilo, Quezon City,
Antique, Cavite, Taguig, Rizal, Bicol, Cebu, and of course, Muntinlupa. So, para naman po sa viewers na first time manood ng aming webcast, welcome po sa inyo. Okay, so, we would also like to greet the City Government of Muntinlupa, the Tourism, Culture, and the Arts Department, and of course, the amazing staff of Museo ng Muntinlupa. To introduce our speaker for today, may I call on our Education Officer, Ms. Michelle Mariñas. Thank you, Ms. Denise. Para sa umagang ito, i-introduce ko po ang ating speaker. Si Michael Charleston Shaw Bijua, ang pinaka-aktibong public historian sa telebisyon at cyberspace sa bansa. Lalo na sa mga webinar na pangkasaysayan sa panahon ng pandemya, COVID-19. Siya rin ang kasalukuyang PRO ng Philippine Historical Association. Nagtuturo ng kasaysayan sa De La Salle University at Broadcast Communication sa UP, sa University of the Philippines, Diliman. Nagtapos ng bachelor ng sining at masterado ng sining sa kasaysayan at kandidato o magtatapos ng PhD sa antropolohiya sa UP Diliman. Kasamang nagsulat sa aklat na Bonifacio, ang unang pangulo, at ng Bayani Biographies, Andres Bonifacio. Naglathala rin ng iba't ibang artikulo sa mga journal na akademiko. Naging consultant ng History with Lord ng TV5 at ng mga teleseryeng Katipunan at Ilustrado ng GMA7. At huwag na po nating patagalin pa, pinapakilala ko po sa inyo ang ating tagapagsalita ngayong araw, si Mr. Shaw Chua. Good morning po, Prof. Morning! Iminig niyo ba ako? Yes po. Ayan, pwede ko nang start. Yeah, na-disable. Makasaysayang umaga, Muntinlupa! At makasaysayang umaga din, Michelle, sa ating precious na si Precious Inyosa, ng museo ng kayo, mula sa Museo Muntinlupa, si Denise Sardenya, sa inyo pong lahat na bumubuo ng Museo ng Muntinlupa, makasaysayang umaga at sa lahat po ng sumasama sa atin ngayon sa ating broadcast. No? Ayan. Bago ko simulan ng aking lektura, ipapasa ko lamang sa ating just in case magka-problema, ito po yung ating link sa ating presentasyon. Feeling. Saglit lang. Yeah. Okay, sige. Sisimulan ko na po yung aking presentasyon. Ako po yung nagagalak sapagkat gandang-ganda po ako sa ating museo ng Muntinlupa. No? In fact, narinyan lang ako. Ito nga, nasa harapan niyo ako. Bakit hindi niyo ako pinapapasok? No? Nagbibiro lang po ako. So, ito po yung background natin ngayon. Yan po ang museo ng Muntinlupa. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung tema ng Museums and Galleries Month na Oktubre. Ito po yung Showcasing the Nation, Shaping the Filipino Imagination. Medyo, bagamat konektado sa ibang mga naging lektura ko na nahahalata na ng iba na sa totoo lang, paulit-ulit, na binabanggit ko. Pero sa totoo lang, kailangan ulit-ulitin talaga ang kasaysayan. Kailangan na lagi natin itong napapakinggan. Ako, ilang beses ko nang binasa ang maraming paksa ng kasaysayan. Ilang beses ko nang inulit na ulit na marinig ang mga lektura ng mga paborito kong profesor. Subalit, hindi ako nananawa sapagkat kailangan talagang ulit-ulitin sa bayan ano ba ang talagang dapat natin matutuhan? Ano ang may saysay? Oh? Pero kakaiba ang aking gagawin sapagkat ang basically mas theoretical ang aking ibibigay ngayon na lektura. Hindi ko ako isang eksperto ng kasaysayan ng Muntinlupa, kaya huwag niyong asahan na maging napakagaling ko sa kasaysayan ng Muntinlupa. Pero siguro titignan natin, ano ba yung mga klase ng naratibo na pangkasaysayan? Ano yung klase ng mga pananaw, mga iba't ibang paraan na pagsasalaysay ng kasaysayan. So muli, maraming salamat sa Museo ng Muntinlupa. Isa-shoutout ko lang muna yung ating mga kaibigan, ano? Si Cher Gu, Cher
ng Muntinlupa Tourism, no? Maraming salamat lagi sa inyo pong kabutihan sa atin, ano? Sir Wico, kasama din po natin nakatulong din sa atin si Ma'am Malu Ampaya sa office ni Mayor Fresnedi. Thank you so much, Ma'am Malu, no, sa tulong niyo po sa atin. Gayun din, nais ko po kayong anyayahan, please subscribe to my YouTube channel, Shao Chua. Follow me on Facebook, facebook.com/SirShaoChua. Gayun din sa aking mga iba pang social media accounts at ang aking website for the teachers, lalo na sa mga nakikinig ngayon, para po sa inyo to. Ang aking mga readings at mga materials na ginagamit sa pagturo, shaochua.net, bangkanishao.wordpress.com. Okay po, sisimulan ko kasi ang paksa natin ay imagining the nation. Okay. Sisimulan ko po sa isa sa aking mga paboritong artikulo na natutuhan ko nung college under Dr. Dali Mibolos. Ito po yung Nation, a Mythological Being ng isang Polish na historian, isang expert on China sa Poland na si Krzysztof Galikowski. Sabi ni Mr. Galikowski, no, ni Dr. Galikowski, na ang nation, ang bansa natin ay parang isang relihiyon. It's a mythological being. Ibig sabihin, sa totoo lang, mito ang bansa. Wala namang nagsasabi na ito ang Pilipinas, tapos sa kabila ay Vietnam na, tapos sa taas natin ay Taiwan, sa ibaba ay Indonesia. Ito'y lilikha ng ating imahinasyon. Kaya imagining the nation. Kasi kahit sa loob ng nasyon, iba-iba tayo ng paniniwala, iba-iba tayo ng kultura. At sa mga nasyon, kailangan nila tulad ng religion, ng mga totems. Totems, no? Ibig sabihin, ito po ay may mga kailangan ng symbol. Kailangan ng mga kung saan iikot ang buhay ng tao. So sa mga katutubo ng Canada, meron tayong tinatawag na mga totem poles. Yun, doon iikot ang seremonya ng pagsamba. At sa pag-ikot nila doon sa totem na yon at ng kanilang pamumuhay umiikot, umiinog sa totem na yon, nagkakaisa po ang mga tao. Kailangan nila ng pagkakaisa. Kaya sa Poland, malakas po yung tinatawag natin na ano, no? Malakas po sa atin yung tinatawag na anong tawag dito? Ayan. Malakas yung ano, no, yung sa Poland, malakas yung Catholicism. Kaya kung titingnan natin, ang ano ba yung totem halimbawa sa religion? Sa religion, 'di ba? Cross sa Catholic Church. So pag nakikita natin ang cross, no? Ay nagkakaisa din tayo bilang mga Kristiyano. No? Doon sa tinatawag natin na Ecclesia, no? Doon sa Ecclesia, Pilipino ka man, European ka man, nagkakaisa tayo pag nakikita natin ang cross. So, in the same vein, ang nation ay ganun din. Kailangan natin ng mga simbolo. Kailangan natin ng mga simbolo na mapagkakaisa sa atin. Oh? Sa halimbawa, pag tumitingin tayo sa iisang watawa at tumaawit tayo ng iisang himig, ang ating national anthem, napapaalalahanan tayo na iisa tayong bansa, iba-iba man tayo ng kultura, paniniwala, politika, ay nasa isang bangka tayo. Yun ang basically yung pinakabuod ng sinasabi ni Krzysztof Galikowski na hindi naman naiiba doon sa sinabi ni Benedict Anderson na ang mga nation ay imagined communities. At isa sa mga test case nga niya ay yung Pilipinas. Basically, sinasabi niya, hinirhaya. Ano yung hinirhaya? Imagine. Hindi nag-exist ang nation. Pero ito'y nililikha ng ating mga bayani. So, sa kaso ng Pilipinas, sabi ni Ben Anderson, no? Ito'y mga propagandista. Kaya nga ako'y nagsuot nitong filibustero shirt ng propaganda movement, no? Sapagkat ang mga propagandista, no? So, tulad ng Watawa, yung mga naratibo, yung mga sinulat ng mga propagandista, no?
So, yan po ang pilibustek, ano, no? Yung po si Jose Rizal, Marcelo Del Pilar, Mariano Ponce, no? Yan po ang ating mga propagandista. Ano yan, nakakatuwa kasi sabi ko nga, yan din yung t-shirt ko. Pakita ko lang. O, di ba? So, salamat sa pilibustero. So anyway, ito nga, itong ating mga propagandista, sumulat sila ng mga akda sa La Solidaridad, no? Kung saan nag-aral sila ng ating kultura, pinakita nila ang ating mga na may kultura tayo noon bago dumating ang mga Espanyol kasi pilit sinasabi sa atin na wala tayong kultura ng mga paile, ng ibang mga paile, ng mga hindi gaanong magagaling na o mabubuting paile. Sinasabi nila na kayo man na Pilipino, wala kayo na sibilisasyon. Sabi ni Seyo Salazar, ito yung tinatang na bipartite view of history. Nadadalawa lang ang kasaysayan ng Pilipinas. Bago dumating ang Espanya, tayo ay mga masasabi natin na walang kultura, walang kabiyasnan. Pero nung dumating sila, nagkaroon ng kaliwanagan ng kabiyasnang Katoliko. No? Subalit, sinasabi ng mga propagandista, hindi. Meron na tayong kultura. So, mahalaga yung naratibo sa pagsasabi na no, na may kailangan nating maging isa. Sapagkat sinulat ni Jose Rizal sa Noli Metangere, sa El Filibusterismo, no, sa mga aklat niya, sa pamamagitan ni na Elias, ni na Ibarra, ni na Padre Damaso, ni na Maria Clara, ni na Padre Salvi, ni si Sangbaliw, na ito ang iisang kalagayan nating mga Pilipino sa ilalim ng kolonyalismo. So, kung wala kang naratibong ganito, kaya ngayon, titignan natin, labanan ng naratibo eh. Diba? Sa politika, ginagawa din yung labanan ng naratibo. O, noon, sinasabi, ang ganitong klaseng politika ang nagdala sa atin ng demokrasya. Diba? So, nagamit yung naratibo na yan sa politika. Ngayon, syempre, yung mga nadismaya doon sa mga nagdaang taon na hindi naman lahat eh, administrasyon nung sinasabing nagdala daw sa atin sa demokrasya. Eh, dahil sa lahat ng mga problema ay nagkapatong-patong, sinasabi na inisinisisi ngayon sa demokrasya at kailangan na ilitaw ang isa pang naratibo. Yung naratibo ng mga malalakas na tao. Strongman rule. No? Na dapat magbalik daw tayo doon. At hindi daw ganong makahalagahan ng karapatang tao, no? At ang demokrasya kung ito'y hindi naman nakakain. Oh, naratibo yan. Naratibo yan. So, sinasabi ng mga Kastila noon para patuloy tayong umasa sa kanila na kami nagbigay sa inyo ng kultura. Wala kayong kultura noon. Ang sinasabi ng mga propagandista, hindi. Yung naratibo na yan ay mali. Sapagkat yung naratibo na yan ang nagsasabi sa amin, wala kaming kwenta kung wala kayo. Ang naratibo na yan ang nagsasabi, hindi namin kayang tumayo sa sarili naming mga paa at hindi kami makakapayag sa naratibo na yan. Kaya kami nag-aral. Ang mga propagandista ay nag-aral ng kasaysayan. No? Hindi lang pinakita nila yung kolonyalismo, naiisa tayo ng problema, kundi yung naratibo na bago dumating ang Espanyol sa kabila ng ating multi-ethnico, multilingual, multicultural, multireligion na mga mamamayang Pilipino, eh meron tayong pinagmulang maganda na kultura. In fact, nag-labor si Rizal dyan. Kinopya niya sa British Museum Library. Word per word. Word per word. Ang isang lumang aklat ng isang Spanish chronicler, si Dr. Antonio de Morga, na sinasabi na itong si Antonio de Morga, bagamat isang Espanyol, bagamat meron din siyang mga misconception tungkol sa mga Indio, ay nagsulat ng isang mas parehas na account ng ating mga ninuno na nagpapakita na meron tayong pagkakakilanlan, na meron tayong kultura bago dumating ang mga Espanyol. Mga kaibigan, napakahalaga po ng naratibo. Sapagkat kung hindi natin yan
inayos. Noong hindi nagsulat si Rizal, kinopya niya yung morga at nilagyan niya ng annotaciones. Annotation, ibig sabihin, dinagdagan niya. Sinabi niya, tama si Morga dito. Amali si Morga dito. Ano yun? Ininterrogate niya ang naratibo ni Morga upang ilitaw ang Pilipinong naratibo, making Jose Rizal one of the pioneers of nationalist history sa kasaysayan, sa pagsusulat ng kasaysayan. Manapa, ha? Yung sinasabi ni Seo Salazar na tripartite view of history, kasi bipartite yung sa Kastila, yung naratibong tatluhan. Bago dumating ang mga Espanyol, tayo ay may kultura. Diba? Bago dumating ang mga Espanyol, tayo ay may kalayaan at pakikipagkomersyo. Pero dumating ang mga Espanyol, nagkaroon ng kadiliman, pagkaalipin, at ang hinihintay natin ay ang araw na darating na tayo ay magkakaroon ng muli ng kalayaan. Tatlo. Tripartite, liwanag, dilim-liwanag. Na ayon kay Reynaldo Ileto, ay ang naratibo ng liwanag-dilim-liwanag sa buhay ni Yeso Cristo na ating inaawit tuwing pasyon, na nakarelate ang mga Pilipino. So yan, naratibo yan. Oh? Tayo'y nanampalataya sa ating mahal na Panginoong Yeso Cristo, no? At ang naratibo niya ay napaka-powerful sa pagsasabing pagkatapos ng paghihirap natin, tayo ay mabubuhay na maguli. Pagkatapos ng kadiliman, tayo ay lalaya na maguli. Naratibo yan. At yung naratibo na yan, dinala rin ni Andres Bonifacio. Kakabasa sa mga sinulat ng ating national hero na si Dr. Jose Rizal. No? Pinaikli niya. At sa Diyaryong Kalayaan, kanya pong sinummarize ang mga sinulat ni Rizal at ng mga propagandista doon sa tinatawag na ang dapat mabatid ng mga Tagalog. At pareho ang sinasabi. Bago dumating ang mga Espanyol, ay mayroong kaginhawaan. Mayroong pakikipagkalakalan. Oh? May asal ang mga sinaunang Pilipino at dumating ang mga Espanyol, nagkaroon ng pagkalipin. At ang ating inaantay ay ang ating kalayaan. So, bumubuo din ng bagong naratibo ng bansa. Sigat Andres Bonifacio. So, pinakita ni Rizal ni Bonifacio na tayo ay may iisang pinagmulan at iisang kalagayan. Si Andres Bonifacio, nagkaroon siya ng vision, imagination ulit, imagining na tayo ay isang bansang nakatayo sa sarili nating paa. Hindi na tayo humihingi lang ng reforma sa Espanya. Ang sinasabi dito sa Kartilya ng Katipunan, ang kabagayang pinag-uusig ng katipunan ito ay lubos na dakila at mahalaga. Papag-isahin ang loob at kaisipan ng lahat ng Tagalog. So pagkakaisahin ng Tagalog, bakit Tagalog lang? Paano naman kami mga Cebuano? Dahil dilig naman kami kasama dyan sa mga pinagsasabi ng mga Bisaya kami. Wala naman mga Tagalog dyan. Sabi ng mga Kapampangan, o kami kayabe, no? Kami lang yung Kapampangan. Pero iba ang naratibo ni Bonifacio. Ang imagination niya, Tagailog means Tagalog means Tagailog. Tayong lahat ay may maritime culture. Nasa baybayin dagat, nasa baybayin lawa, nasa baybayin ilog. At yan yung magiging common identity natin. Bago dumating ang mga Espanyol, tayo ang pinakamagaling sa bangka at paglalayan. Yan ang naratibo na gustong ipakita ni Andres Bonifacio at nire-reclaim natin yung naratibo natin bilang mga maritime people. Okay po? Kaya nga po, siya'y nais niyang baguhin yung perception na dapat may hari. No? Sapagkat noon, may mga dato tayo at may mga lakan. Tapos meron tayong, nung panahon ng kolonyalismo, nagsasabi tayo sa isang hari o sa isang reyna. Sa panahon ni Bonifacio, yung prince, yung si Alfonso, no? No? Si Haring Alfonso na may ano, no? So yun ang makikita natin. Bata pa si Alfonso noon kasi si Maria Cristina yung kanyang rehente. Ito. Sabi niya, hindi gagawa tayo ng pamahalaan. Ako ang pangulo, pero ang hari ay ang bayan. Haring bayan. So, gumagawa siya ng
isang naratibo na hindi tayo akalipin, hindi tayo sunod-sunuran, at hindi isang tao lamang ang hari. Gumagawa siya ng naratibo na ang bayan ang hari. Okay? So, titignan natin, no? Kaya nga sinasabi natin, no? Unique yung role ni Andres Bonifacio sa kasaysayan natin sapagkat bilang pangulo ng pinakaunang pamahalang mapanghimagsik, siya talaga yung nagbigay ng bagong vision na magkaroon tayo ng bansang nakatayo sa sariling paa, hindi umahasa sa Espanya at may bagong identidad. Kaya nga sinasabi natin na nakapamuno din siya dahil nag-function bilang pamahala ng Haring Bayang Katagalugan na siya ang unang pangulo. O pangulo, bago pa man yung mga sumunod na pangulo. So, anong kahalagahan ng naratibo ngayon kung titignan natin? Hindi, ang bansa ay supposedly, sabi ni Benedict Anderson, ay hindi nag-i-exist. Hindi nag-i-exist. Pero, nakakatuwa. Bakit? Sapagkat kahit hindi siya nag-exist, siya'y pinaglaban ng dugo, pawis, buhay ng ating mga ninuno. Pinaglaban nila na maitayo ang bansang Pilipinas na lumaya ito. Bakit? Yan ang kapangyarihan ng salita. Yan ang kapangyarihan ng naratibo na buo sa kanila yung kwento. So ang katanungan ngayon, anong naratibo ang isusulong natin para kumilos ang bayan? Anong klaseng naratibo ang mag-i-inspire sa bayan na ipaglaban ito, ipagtanggol ito sa panahon ng digmaan hanggang kamatayan, sa panahon ng kapayapaan, ang mabuhay ng dahil sa iyo? Sa matagal na panahon, ang pag-aaral ng kasaysayan ay nakasalig sa record. Dahil ang sinasabi naman natin ay ang definisyon ng kasaysayan ay ang chronological record of past events. Pero kung record lang, yan ang dahilan sa palagay mo kung bakit boring ang kasaysayan sa maraming tao. Bakit? Sino lang bang nakapag-record? Yung nakapagsulat. Bakit sila nakapagsulat? Sapagkat sila'y nagkaroon ng edukasyon. Bakit sila nagkaroon ng edukasyon? Sapagkat sila po ay nakapag-aral. At paano sila nakapag-aral? Dahil sapagkat sila ay may pera. Naiintindihan po natin. Kung ang kasaysayan ay nakabatay lamang sa dokumento ng mga nagsisulat, ibig sabihin po nun, ay ito'y kasaysayan lamang ng mga mayayaman. Ito'y kasaysayan lamang ng mga makapangyarihan, may pera. Na hindi ko sinasabi yan ay hindi mahalaga. Mahalaga ang mga pinuno. Mahalaga ang mga pinuno ng simbahan, pinuno ng pamahalaan, ang legal history. Yan yung mga nakasulat. Pero hindi yan kompleto. Sapagkat nasa na mga mangingisda, nasa na mga magsasaka, nasa na mga kabataan. Sa matagal na panahon sa kasaysayan, sa history, I mean, hindi po sila kasama sa naratibo. Kaya nga pinag-aaralan din natin, puro lalaki. Sapagkat ang mga lalaki lang naman noon na nagkaroon ng edukasyon. Sa buong mundo yan. So, kaya nga po, gayon din, iilan lamang ang natira sa mga nakasulat na mga dokumento bago dumating ang mga Espanyol. Kaya ang dating, wala tayong kultura, wala tayong history. Darating ang mga colonizers, ang naratibo nila, wala kayo na istorya, bibigyan namin kayo na istorya. Wala kayo ng kultura, bibigyan namin kayo ng kultura. Kaya ang naratibo sa mga textbook sa matagal na panahon na ginagamit natin, tulad ng textbook na ito mula 1964, na tayo ay nasa mas mababang lupain o lesser lands, at bago dumating daw ang mga Espanyol, tayo ay backward in civilization. No? We were still but partly removed from the primitive stages of culture. Wala daw tayong elaborate political organization. Nalam natin ngayon na hindi totoo. Pero yan yung nakalagay sa ating kaisipan. Kaya tayong mga Pilipino ay walang tiwala sa ating sarili.
Sapagkat ang paniniwala natin ng ating mga ninuno ay bobo. Sa naratibo ng matagal na panahon, bobo ang ating mga ninuno. Naintindihan po natin gano'ng kahalagang naratibo? Hindi lang mo ito para sa mga historyador. Kung nagpapakalaganap tayo ng maling naratibo tungkol sa atin, paano tayo matututo sa leksyon na nakaraan? Una, pangalawa, paano natin makikilala ang ating sarili? Sapagkat kung hindi natin mamahalin ang ating sarili sa pagkakilala natin sa atin, paano natin mamahalin ang bansa? Hindi ba pag kayo'y umiibig? Kailangan matutuhan nyo kung sino ang inyong iniibig. Kasi kung hindi nyo tinatanggap ang buong pagkatao niya, hindi nyo siya kilala, hindi nyo pwedeng sabihin mahal nyo siya. Gayon po ang kapangyarihan ng naratibo. Sapagkat ang naratibo po, pwede niya kayong paibigin. At kapag umibig kayo, a-action kayo. Yan ang kapangyarihan na ginawa ng mga katipon ni na Bonifacio, ni na Emilio Jacinto, na nang isulat nila ang Diyaryong Kalayaan, ay nag-alsa ang mga tao. So, huwag nating papabayaan ang mga naratibo. Maging conscious tayo sa mga naratibo. O, halimbawa, sa pantayong pananaw, iniiba natin ngayon. Ginagawa natin mas Pilipino yung definition ng history. Sapagkat sa ating definition ng history, ayon kay Seius A. Salazar, no? Ang kasaysayan ay nagmula sa salitang saysay. At anong salitang saysay? Ito ay isang istorya. So, ito'y kwento. Imbis na nagme-memorize ka, kailangan naratibo. Hindi ito, hindi dapat tayo nagtatanong na kailan lang, o sino lang, o ano lang. Hindi. Nagtatanong tayo, ano ang saysay? Ano ang naratibo? And of course, another meaning of saysay is kahulugan, kabuluhan, katuturan, kahalagahan. May saysay ba yan sa akin? Mahalaga ba yan sa akin? Magagamit ko ba yan? Relevant ba yan sa akin? Kailangan itanong. Kung ito ay may saysay para kanino? Ayon kay Seius Salazar, at napagandang tanong, para kanino ang saysay? Ang kasaysayan ay mga salaysay na may saysay para sa sinasalaysay ang grupo ng tao. In short, para sa atin. At kung titignan natin, paano ba nagsasaysay ang ating mga ninuno? Simple lang. Paano nagsasaysay? Wala silang dokumento noon. Hindi sila masyadong nagsasaysay ng pasulat. Ang kanilang mga salaysay na may saysay ay yung kanilang mga pasalitang tradisyon. Yan. Ito yung sinasabi, sinatsag, inahawit ng mga babaylanes. O nung mga tinatawag na binukot. Ito yung mga babaeng tinatago sa tore upang mag-aral lamang ng mga epiko. Siya ang pinakamagandang babae, pinakamaputi. Dahil na-appreciate na ng mga Pilipino noon bago dumating ang Espanyol ang mga mapuputi. At dahil sa kanyang boses at naratibo, di ba? Sa kailamang, halimbawa, yung sikala at sikabay, ito yung unang tao sa mundo ayon sa kwento ng mga Bisaya o yung malakas at maganda ng mga Tagalog. Sabay na lumabas ang babae at lalaki. Ano ibig sabihin nun? Pantay. Pantay, yun ang mauhinuha mo. Hindi man totoo ang naratibo. Pero yung naratibong pinapangalat nila ay nagpapakita pantay ang babae at lalaki. No? Yun po. And also, makikita natin dito na yung lamang, halimbawa, biyag ni lamang, yung naratibo niya ay nagpapakita, bagamat ito'y parang superhero, hindi totoo, ay nagpapakita ano ba ang pinahahalagahan natin bilang mga mamamayan. Anong values? So, sa naratibo mo nakalagay, na pinapakalat mo, anong values ang gusto mong ibigay sa tao?
Yun po ang halaga ng naratibo. Okay? So, hihiram po ako nang pupunta tayo sa mas komplikadong discussion. Hihiram ako ng slide kay Dr. Elizabeth Enriquez ng Department of Mass Communication, ng Department of Broadcast Communication ng College of Mass Communications ng UP, na kasama ko nagtuturo ng historiography of media. Okay. Kasi dito, pinapaliwanag namin ni Ma'am Betsy na doon sa traditional na na history, yung mga dokumento lamang ang tinitingnan, no documents, no history. Ang tawag doon yung tinatawag natin na positivist view. Positivist view. Evidence-based. Maganda yan. Yung new history, ano yan? Hindi na lang positivism. Tinitingnan din yung pag-iisip, kaisipan ng tao. Yung mga salaysay na may saysay. So, para siyang marriage ng traditional history at nung kasaysayan natin ng mga Pilipino na ano ang saysay niyan? Dati, dahil traditional ang kasaysayan, nakasulat lamang. Ang nakasulat lamang na kasaysayan ay yung mga politiko, hari, presidente, obispo, papa, political history. Versus the history of all human activity. Sapagkat kung yan ay sa dokumento lamang nakasalig, paano na ang kasaysayan na mga hindi nakapagsulat? Ang mga babae ay hindi nakapagsulat sa matagal na panahon. Ang mga manggagawa, ang mga magsasaka, ang mga tinatawag po natin na nasa laylayan o yung people in the margins. Yung dominant history ay yung political history. At alternative ay yung tinatawag natin na ano yung pwedeng iba naman na naratibo. So, yun yung makikita natin. Ngayon, gayon din. Matagal na panahon, dahil political history, mainstream history, ang tinatawag natin traditional history, nagdun tayo sa pag-focus sa kasaysayan ng mga pamahalaan, ng presidente. In short, national history. Nation. Tapos, ngayon naman, meron tayong tinatawag na postmodern. Ano naman yung postmodern history? Na deconstruction naman. Kung ang national history, gusto tayong buuin sa iisang naratibo, deconstruction naman yung sa postmodern. Ibig sabihin, tinitibag tayo kasi sa totoo lang, iba-iba naman talaga yung kwento natin. Yung kwento sa Maynila ay iba sa kwento sa Cebu, ay iba sa kwento sa Mindanao. So, paano tayo magkakaroon ng isang tunay na pambansang kasaysayan kung Maynila lang ang ating kasaysayan? At nabanggit ko na to kanina, ang joke nga ay his story ay his story. Sapagkat hindi naman nagre-reflect ang mga babae sa matagal na panahon. Diba? So, yan yung tinitingnan natin. Sa traditional history, nakukwento ka lang ng mga bagay-bagay batay sa dokumento. Pero, sa bagong pag-aaral ng kasaysayan, ina-analyze mo na ang mga struktura. At pwede na pumasok dyan ng perspektibo, ng conflict perspective o yung Marxist perspective na tinitignan ng ekonomiya. Nalabanan ito tunggal yan ng kasaysayan ng mga mayroon at wala, ng mayaman at mahirap, ng may kapital o ng mga manggagawa na binibili lang ang kanilang trabaho ng mga kapitalista. Merong view from above na kasaysayan tulad ng nasa mga dokumento, pero paano naman yung history from below? Yung mga nasa laylayan nga. Kapag kami mga leader lang ang tinitignan mo, may tendensiya ka na yung leader lang ang may nagpakilos ng kasaysayan, gayong individual motives. Gayong tinitignan din dapat natin ano yung pinagsaluhan na aksyon at mga aspirasyon ng mga tao. At kung paano yung individual action nila becomes a collective action. Sa traditional history, dahil puro dokumento daw ang saligan, objective ka daw. Pero sa kasaysayan, alam natin na lahat ay may perspective. So, kailangan alam mo rin, anong perspective, yung naratibo na yan, perspektibo ba yan ng isang politiko?
Perspektibo ba yan ng isang nakaaway ng politiko na ito? Perspektibo ba yan ng mga nakinabang sa politikong ito? So that means, in a way, relative ang kasaysayan. Bagamat batay pa rin sa metodo, huwag tayong palinlang. Ang kasaysayan ay hindi basta-basta kwento. Hindi ito nag-iimbento lang tayo ng nobela. Hindi ito fiction. Bagamat tayo ay naniniwalang may perspective ang history, kailangan ito'y batay pa rin sa dokumentasyon at sa datos. Iba-iba lang ang pagtingin natin sa datos na ito. Oh? So halimbawa, gayon din, ano yung determinism? Ang tao ba ay biktima lang ng kanyang kasaysayan? Ang tao ba'y biktima lamang ng kanyang ekonomiya, ng kanyang geography, pag malamig sa bansang ito, o sa mainit sa bansang ito, yun na lang ang mangyayari sa kanya? Or meron siyang kakayahang baguhin, agency, choice, freedom of choice, agency, may kakayahan siyang baguhin ang kasaysayan. Diba? Ang ganda. So, ito tinitingnan natin. Conscious decision making versus conscious and unconscious decision making. Talaga bang lahat ng mga lumaban ng revolusyon ay gusto lang mapalaya ang bayan o may iba silang mga interes? Doon pumapasok ngayon itong mga terminong ito. Bagong kasaysayan na tinitingnan ng kultura, kaya may cultural history, hindi na lang politika. Ano ang pamumuhay ng bawat tao? Anong pamumuhay ng ordinaryong tao? Imbis na yung mga nakadokumento lang. Ang tawag din dyan ay kasaysayang panlipunan o social history. So new history, lakapan mo ng cultural history, ang kanyang produkto ay social history o kasaysayang panlipunan. Ano? So maraming klase pa ng iba pang kasaysayang panlipunan. Halimbawa, sa Amerika, merong demographic history. Tinitingnan ng kasaysayan ng mga populasyon. Paano nakakapekto ang kasaysayan sa pagdami ng tao? O paano nakakapekto ang pagdami ng tao sa kasaysayan? Sa Amerika, nandyan din lumalabas yung kasaysayan ng mga hindi masyadong na babanggit sa ating history. Ito ang mga blacks nung panahon ng sa Amerika, yung history ng Amerika. Ito yung mga itim. Yung mga blacks. Yung mga African Americans na naging slaves ang kanilang mga ninuno. Sila yung humingi ng pagkakapantay-pantay sa matagal na panahon. Ngayon, humingi sila ng pagkakapantay-pantay sa pagkukwento ng kasaysayan. Black Lives Matter. Di ba? Sa bansa natin, nagsusumigaw ang ethnic history. Ano yung ethnic history? Ano ang kasaysayan ng mga katutubong kordilyeran? Ano ang kasaysayan ng mga lumad sa Mindanao? Labor history. Ano ang kasaysayan ng mga manggagawa? Bakit ang mga pinuno lamang ang tinitingnan natin? Ang nagbuo sa bansang ito ay ang mga manggagawa, ang mga magsasaka, ang mga babae. Women's history. Sabi nga ni Luis Camaraderi, as para praising Jose Rizal, if you want to kill a nation, you make the women stupid. Bakit? Kasi sinabi ni Rizal na kung ang nanay ay hindi edukado, paano tuturuan ang bata na siyang kinabukasan ng bayan? May women's history, may gender history, may kasaysayan ng pamilya. So marami. Marami. Paano ba itinuro ang edukasyon? Ano ba kasaysayan ng pagtuturo? Ano kasaysayan ng mga lungsod tulad ng Muntinlupa? Paano naging maunlad ang Muntinlupa? Yan ay urban history. Paano naman naging paano naman ang kasaysayan ng mga nasa Bukirin? Rural history. May kasaysayan na tinitingnan ng mga kultura at konsepto tulad ng kasaysayan ng kaginhawaan, kasaysayan ng pakikipagkapwa-tao, cultural history. Ano naman ang ekonomiya at paano ito nakaapekto sa atin? Ang pagbagsak ng ekonomiya ay paano nakaapekto sa mga events na mangyayari ng People Power Revolution. Yan ay economic history. Eh yung mga bagyong Yolanda. Eh yung mga bagyong Yolanda, yung mga dilubyo. May epekto rin yan, environmental history. At itong pinupunto ko ngayon, kasaysayan ng Muntinlupa.
microhistory. Kasaysayan ng muntin lupa. Microhistory or local history o kasaysayang pampook. No? So ay, may kasaysayan palang muntin lupa. Wow! Makikita natin yan. So marami, marami pa. Ito, mga medyo theoretical na to, no? Marxist history. Yun yung pagtingin sa mga struktura ng pang-aapi. No? Kung paano na papaiting ang pagitan ng ang kasaysayan ang pagkakala ang pagkalayo ng mayaman at mahirap, ang pagkakahiwalay ng mayaman at mahirap. Ano naman yung kasaysayan? 'Di ba binasa yung kasaysayan, colonial bipartite. E patapos ang kolonyalismo, paano binabasa ang kasaysayan? Di tripartite na, di postcolonial na 'yon. Gayon din, poststructuralist, postmodern, may political history, hindi na natin iniisa-isa ito kasi mahaba tayo. Diba? Postmodern history, nabanggit ko na kanina, imbis na mga pagbubuo, ang gusto ng postmodern history ay itignan ano yung mga individual na na kwento natin. Ano ang kwento ng mga grupong marginalized na hindi necessarily pagkabansa ang ating tinitignan. Ako po, unabashedly, nationalist historian talaga ako. Ako po ay isang historiador na nais buuin ng bansa. Pero mayroong ibang historiador na gusto nilang tingnan paano ba tayo unique. Pwede yan. Yung political history naman yan eh. Kasaysayan ng politika. Kasaysayan. Yan yung usual history natin. Ano yung mga pagkapalit-palit ng mayor, paano sila nagindwaan, di ba? Aguinaldo Quezon, Quirino Jose P. Laurel, Quirino Magsaysay, yung mga ganong tunggal yan. Yung annals, ito yung maganda. Kasi yung annals school sa Fransa, ito yung nag-aaral ng kasaysayan ng nakaraan, pero hindi mga leader, kundi everyday life. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung may kaugnay din sa Nouvelle Histoire. Everyday life. Nouvelle Histoire is new history. Na ang version natin dito sa Pilipinas ay yung bagong kasaysayan na mas cultural ang approach. At kasama din sa bagong kasaysayan o pantayong pananaw, yung pag-aaral ng mentality. Sa Pansa yung anal at mentality, pag-aaral ng mentality nagsimula. Halimbawa, si Fernand Braudel, isang French historian na nagsabi na dapat tinitignan natin ang kasaysayan hindi lang sa mga per events. Pagkakaupo ni Mayor Presnedi, pagkakaupo ni Ignacio Bunye, People Power, World War II. So, hindi lang ganun. Tinitignan natin yung ano ang kasaysayan ng mentality. Paano makikita ang pakikipagkapwa sa mga Muntinlupeño? Yan ay pwedeng tignan. Nakatibo yan. Dahil ang mentality, no? Magbago man ang panahon, daang-daang taon, na ipapasa ang kultura at ang pag-iisip ng tao mula isang generasyon tungo sa isa pa. Kaya bagamat magbago man ang kultura, magbago man ang panahon, may diwang nananatili. Naratibo yan. So yung kaugalian, kasaysayan ng paggalang, pagmamano, halimbawa, mga kasaysayan ng, yung, halimbawa, yung datu. Paano yung pinunong datu, paano makikita sa mga pinuno ngayon? Halimbawa, may papel ako noon tungkol sa dato leadership at yung pamumuno ng kapatid na Felix, kapatid ka Eduardo, ka Erdi, sa Iglesia ni Cristo. So yan, ang daming naratibo na pwede nating makita o perspektibo na pwedeng gamitin, hindi lang yung puro ito si Mayor ganito, ito si Presidente ganito. So, ang dami, no? So, ito nga, babasahin ko lang. Ano yung traditional view versus the new views of history? Sabi, historical method is no more than a recognized and tested way of extracting from what the past has left the true facts and events of that past. And so far as possible, their true meaning and interrelation. The whole governed by the principle of historical understanding, namely, that the past must be studied on its own right. Ibig sabihin, hindi ka dapat nag-interpret. For its own sake and on its own terms. Sabi ni Geoffrey Elton. Sa pagpapatuloy niya, its fundamental principles are only two.
and they may be expressed as questions. Exactly what evidence is there and exactly what does it mean? Knowledge of all the sources and competent criticism of them. These are the basic requirements of reliable historiography. So, ito hindi natin ito tinatapon. Ha? We are not rejecting this view. This is a very important view, but we have to be nuanced. Ibig sabihin, kailangan tignan natin na komplikado ang kasaysayan, hindi lang siya pwedeng traditional. Bagamat yung metodo, yung pagtingin sa ebidensya, hindi yan binibitawan ng historiador. Kaso, ginagawa niya lang mas makulay ang pagtingin. Sabi ng postmodern view ni Kit Jenkins, Rethinking History, bear in mind that history is really histories. So, hindi lang history ng Muntinlupa. Dahil maraming taga-Muntinlupa. May estudyanteng taga-Muntinlupa, may babaeng taga-Muntinlupa, manggagawang taga-Muntinlupa, politikong taga-Muntinlupa, at lahat sila ay may kanya-kanyang kasaysayan. For at this point, you ought to stop thinking of history as though it were a simple and rather obvious thing and recognize that there is a multiplicity of types of history whose only common feature is that their ostensible object of inquiry is the past. Thus, all history is theoretical and all theories are position and positioning. In choosing a position of your own, I would thus obviously not want to impose my way of reading the past on you, but I would ask you to remember that as you choose, you always select a version of the past and a way of appropriating that it has effects that aligns you with some readings or readers and against the others. The point is this, that those who claim to know what history is for them, as for me, to have always already carried out an act of interpretation. Which means, the way you select your data is already interpretation. Walang hindi, hindi totoo, wala tayong kinikilingan. Lahat may kinikilingan. Kaya kailangan kilalanin na lang natin to. Sabi nga ni Teodoro Agoncillo, we are humans. We are bound to choose sides. And therefore, we must recognize that humanity. Pero hindi ibig sabihin nun, magsisinungaling ka para lang sa side mo. Yes, you have a perspective, but you never lie. You never distort facts. Kailangan makita natin ito. But we must also look at this as interpretation. Sabi ni Benedetto Croce, the Italian historiographer, all history is contemporary history. Lahat ng kasaysayan ay binabasa natin hindi sa lente ng nakaraan. Not for its sake, pero sa lente na kung ano ba ang may saysay sa atin sa kasalukuyan. Ano yung magagamit natin? Thus, the Museo ng Muntinlupa is constructed not to show us the past only, but to how we should view the past and how it should benefit us. Maliwanag po yan. Sana ho maliwanag yan. Sa isang pader sa Museo ng Muntinlupa nakalagay, kailangan mabasa ang kasaysayan ng isang bayan para maunawaan ang hinaharap nito. Ang nagsabi po niyan, sigat Dr. Jose Rizal. Kung ikaw ay taga Muntinlupa, paano mo mamahalin ang Muntinlupa at makaambag sa kanyang pagunlad kung hindi mo siya kilala? Kung hindi mo alam ang kanyang nakaraan? A way to know whom you love is to look at her past. Dito natin to makikita. So kaya nga, recently, di ba, nagkaroon tayo ng ipinatayo yung museo ng Muntinlupa. No? Opo. So, yung museo ng Muntinlupa, nakikita natin, ano? Teka lang, titignan ko lang kung may mga comments. So, thank you po sa mga nagko-comment po. Oo. Yung aking pinsan, ano? Si Pamela Pundang Mascariñas. Hello po, watching from Victoria, Tarlac. Pakikumusta po ako sa nanay mo, si Edna Briones Apundar de Guzman. At marami pa ho, no? From the Arts and Tourism Office, Joel Cruz Pagkalinawan, Muntinlupa City, Mark Aurelius Alinggog mula sa Kawayan Isabela, Rose de la Cruz Covarrubias, my mother, Bill Machua, ang aking pong kasintahan na si Noela Maii, kumusta po kayo? No, thank you so much to our 24 watchers, active watchers, dadami pa ho tayo, may 29 shares na. Maraming salamat. Medyo nagpahinga lang ako. So, I will now tell you, ano ba yung mga narratives na ginamit sa mga sinabi ko, sa mga pinag-usapan natin, sa Museo ng Muntinlupa. Huh? So,
Ito nga, pinatayo ito ko sa iyo kung tinlo pa very recently, ano? I think, sana mali, tama ba ako, Precious, o kaya Michelle, ano? 2019 ba ito? Sige nga, i-patch nyo nga dyan. Nakalimutan ko na eh. Tao lang din tayo, no? Pero ito yung una kong nabisita, noong 2019. So, 2019, ito yung una kong nabisita rin, August. Actually, ito. Ito may sagot na. March 26, 2019. Nauna ko itong nabisita, a few months after it was established, August 28, 2019. This is 2 days after pong masunog yung old house namin sa Tagla. So medyo malungkot po ako niyan nung pumunta ako sa Museo ng Puntinlupa. Pero since nag-lecture ako sa, saan ba ito? Sa Pare Food Rose, dyan sa Ayala Labang, sabi ko, I might as well go to the new Museo ng Muntinlupa. Sabi ko kasi, the show must go on. Kahit na tayo ay malungkot, kailangan tayo magtuloy sa pagtatrabaho. So, yan po. Kaya nga actually, na-meet ko na doon yung ating kaibigan, ano? Si Ma'am Precious Eric Inyosa, no? Yan, ano? Siya yung nandoon nung ako ay dumating. At masaya ako kasi nakita ko yung museo, napakalaki. Actually hindi ko nalagay yung picture na mula sa malayo, no? Kinukuhanan ko mula sa malayo yung laki ng gusali. Ang laki. Ang laki ng gusali. Towering siya kahit maraming nakapaligid na struktura. Pero sabi ko, bakit naman ganoon? Bakit mukha siyang bola ng sinulid? No? Ano yarn? Yarn? Yun pala, hindi pala siya yarn. No? Isa siyang salakab. Salakab. Isang panghuli ng isda. No? Or baklad. Baklad, salakab o baklad, na yan ay prevalent sa coastline ng Laguna de Baí kung saan naroon ang Muntinlupa. No? So, wow, creative pala yung architecture. Akala ko yarn. No? Pero yun pala, modernong version nitong salakab o baklad. Kaya actually, maraming baklad dyan. Sa kabilang side, maraming din baklad sa Manila Bay. Kaya ang tawag sa maraming baklad, bakladan o baklaran. Hindi po dahil maraming bakla. Ang daming nagsasabi marami daw bakla sa baklaran. Hindi, well, I don't know, marami na rin siguro. Pero hindi po yun ang dahilan kung bakit yung baklaran. Kasi maraming baklad. Sa Lakab, no? Yan ang sa Laguna de Baí. No? At Manila Bay. No? And by the way, hindi Laguna de Bay yan, ha? Kasi hindi po Bayan Lake po yan. Pag sinabi naman natin Laguna Lake, mali kayo. Kasi pag Laguna Lake, kayo ng Laguna Lake Development Authority. Eh Laguna means lake. Ano ibig sabihin nun? Hindi lake. Laguna de Baí. Laguna de Baí. Kasi may bayan ng Baí sa Laguna. Laguna means lake. Lake of Baí. Oh. Kalintulad na instrumento ng salakab, ay yung panghuli ng isda ng ating mga ninuno, yung bubu. At yung bubu, kung titignan natin, yan ay ginawang constellation ng ating mga ninuno ayon sa aking late teacher na si Dante Ambrosio. Okay, naratibo din yan. Anong gustong ipakita nito? Nagbabalik ang Museo ng Muntinlupa sa ating maritime culture. Pinapaalala sa atin na tayo, malapit sa puso natin, ang karagatan. Sapagkat ang karagatan at ang ilog at ang dagat at ang lawa, yan po ang source ng ating kabuhayan, ng ating kabiyasnan. Bago dumating ang mga Espanyol, diyan nakalagay ang ating galing. Okay?
So nagpapakita ang Museo ng Muntinlupa ng naratibo ng kagalingang Pilipino. Okay, maliwanag po. Oh, di ba? So sige, puntahan natin. So, maraming bahagi ang Museo ng Muntinlupa, may teatro sila, meron sila. Pero yung isang yung main feature ay yung museo. Oh? Yung museo ay hindi naman ganoon kalaki. Hindi siya kalakihan. Oh? Pero hindi rin ganoon kakami yung nakiksibit. Hindi siya parang nga siyang minimalist ang tawag. So hindi ka masyadong malilito. Hindi ka masyadong malilito. So allow me, sana hindi magalit si na Michelle at si Precious na ako ay magtutur. No? Kahit papaano nitong museo natin, no? Kahit na pandemic, hindi ko naman ibibigay lahat para naman may matira pa sa mga bibisita. Pero gusto kong i-highlight ang ilang naratibo, no? So gumagamit ito ng teknolohiya para maging interactive. It's a mixture of a traditional museum and an interactive museum na may mga pipindutin ka para may mapakinggan ka o may makita ka at marami pang iba. So, yes, may political aspect. May timeline ng politika. But what I like about Museo ng Muntinlupa is that it was not heavy on the political. The tendency of several local museums is to highlight their mayors. Now, if I am from Muntinlupa, that would have been nice. But if I am just a visitor, I may not be as interested to that. Although I might want to know, I will not be as interested if you will bombard me about political history. Mas interested ako, paano ba mamuhay ang Muntinlupa? Yan. Doon nag-focus ang museum ito. So this museum is actually social history. History of everyday life. In a way, it also incorporates a bit of history from the margins. Yung mga nasa laylayan, yung mga manggagawa, magsasaka, mangingisda. So yan yung mga nakakatuwang, ano, halimbawa, okay, dito natin makikita kasi, just a point of, just gusto ko lang maging upfront sa inyo. Gusto kong maging upfront. Gusto kong maging honest, no? Ako po, actually, ay nung binibidding niyang paggawa ng Muntinlupa Museum, isa sa mga nagbid, hindi ko na lang babanggitin kung sinong kumpanya, actually ay kinukuha akong historian, isa sa historian, historical consultant ng museum ito. Now, ako naman, wala naman akong kaalam-alam sa Muntinlupa history. Bakit naman nila ako tatawagin, diba? Baka ang goal ko dyan siguro ay doon sa framing of the history, pwede pa, diba? Pero hindi nanalo yung bidder namin, so hindi ako naging involved sa pagtatayo ng museo. But just the same, happy ako sa kinalabasan. Bakit? While reading things, I realized napakakaunti ng Spanish documents natin at ng pre-colonial documents natin about Muntinlupa. Kasi matagal na panahon eh, palayan yan eh. O farmland, hindi pala yan, farmland in general. No? Na bahagi ng Taguig. So, hindi, kumbaga, ang hirap pumanap ng dokumentasyon, wala rin siya masyadong mga personalidad. Mula ng Spanish period na umangat. Kaya ang magiging ano mo ngayon, ang magiging technique mo at ito yung ginawa ni ng Museo ng Balinsweta ng Muntinlupa. Ay ginawa nilang kasaysayan ng katagalugan ng mga pamumuhay sa paligid ng lawa ng Laguna, ng lawa ng Bae. Bakit mahalaga yan? Kasi una, hagip mo na yung kasaysayan ng taga Muntinlupa, ordinaryong tao, pero it doesn't just become history of Muntinlupa alone. It becomes relevant to Philippine history in general now. Ano ang nakatira sa Muntinlupa? Mga Tagalog. Kaya, pinag-usapan dito, anong kultura ng mga Tagalog? Ito yung kanilang pananamit ayon sa Boxer Codex. Ito ang kanilang mga kagamitan sa dagat, sa paglalayag, sa pangingisda.
Ito ang mga kaugnay na mga ayan, yung mga kagamitan nakita nyo sa ilalim, no? Yung mga archaeological finds sa Rizal, yung mga nakapaligid. Pero yan ang context ng munting lupa kahit hindi siya nakasulat. So, it tells you, it gives you an idea what life was. Okay. So, but it made good use of whatever documents there was, like friar accounts, no, yung mga nasa National Archives. So basically, ginamit dito, halimbawa, according to archival records, the town of Muntinlupa had the parish priest and gobernador Silio under the province of Tondo. So under the province pa siya of Tondo, probinsya de Tondo. No? Oh. Tapos, total population, 5,101. Dati kasi na eventually naging bahagi siya ng Taguig. Oh. During that time, the prescribed layout of towns or pueblos was based on a set of laws. Ito yung Leyes de las Indias. No? Na doon uminog sa simbahan yung kanilang pamumuhay. And by 1850, may simbahan na sa Muntinlupa, may karsel, may eskwelahan, and there are 566 residents. Oh, sorry, 566 residential houses. No? So, tinan ko, nagtanong pa itong museo ng Muntinlupa. Today, what do you think is the center of cities and towns? Dati, simbahan. Ngayon, ano na? Ebe, mall na, mall. Kaya nga, sa loob at labas ng mall kung sawi. Sabi nga ni Roland Tolentino, kung di ako nagkakamali. Oh. Kasi dati, ang mataas ang value ng land, malapit sa simbahan. Ngayon, ang mataas ang value ng land ay saan na? E di sa ano na? Sa mga malls. Oh. Teka lang, bibilisan ko na kasi baka mainip na itong sina Precious at sina Michelle, ano? Oh, tsaka kayong mga nanonood. E dito niya makikita, oh, ito, pamumuhay na to hindi lang sa Muntinlupa. Ito'y pamumuhay sa kolonyal na Pilipinas. At makaka-relate na tayo, nagiging, ay, relevant na rin siya sa akin. Oh, halimbawa, ang estate of Maysapan, oh, hasyenda yan, taniman. Agricultural. So, ano-ano mga crops, no? Buko, pinaliwanag dyan, no? Yung iba't ibang mga, ano-ano, hasyenda na in-establish ng mga Augustinians. Oh, na mga religious orders. Oh, they planted sugar cane, no? At iba pa, no? Coconut, cotton, corn, rice, mung beans, and sweet potatoes. The grassy hills provided good pasture for cattle. Naging estansya pa siya. Naging rancho ng mga baka. So yan ang Muntinlupa noon. Asyenda ng mga praile. Kaya makikita mo, ah, parang sa National Museum ng Seoul. Sasabihin nila, ay sa National Museum ng Seoul, puro basket lang yung nakita namin. Eh bakit dito may basket din? Oh. Hindi. Yan yung mga bubo. Yan yung mga gamit sa pagsasaka, pangingisda. Which lets you imagine, hindi yung buhay ng mayaman nun, kundi yung buhay ng ordinaryong tao. Yung kanilang mga kahit, yung kanilang mga ginagamit. Sa pagsasaka, yung mga kanilang mga hinuhuli, tulad itong dalag, kanduli, mga ito mga hinuhuli nilang sa kanilang mga bubo, sa kanilang mga salakab. Oh, kita nyo? So, ngayon o, so, nagpapakita yan ng ano, di ba? Mamamalakayahan, mga mamamalakaya, fishermen. Oh. Ngayon, pinakita ito. It also makes good use kasi, una, hirap kumuha ng pictures. Walang nagpainting ng Muntinlupa bago dumating ang mga photography. So, anong ginamit? Ginamit ang mga classic photos ng mga contemporary artists. Nina Lozano, no? Damian Domingo, no? Yung mga picture-picture kanina ng mga opisyal, no? Damian Domingo, may mga Jose Honorato Lozano, no? Makikita ninyo. No? Upang ipakita, ano ba ang itsura ng mga tao noon? Ano ba ang itsura ng praile na mga Agustin yung nagpatakbo? No? Ng mga Dominicano. No? Na nagpatakbo o saan man, ano? Actually, Augustinians.
mga Praileng Agustino ang nangasiwa. Oh? Gayon din, makikita sa lumang dokumento na ito, no, yung mga ito, I think ito yung mga kontribusyon. Oh? Ng mga residente ng Muntinlupa, yan, Provincia de Manila. Pueblo de Muntinlupa. Oh. Now, of course, magkakaroon ng himagsikan. Philippine Revolution. Oh. At nandun, bahagi ang Muntinlupa. Oh. May role sa dyan. At ngayon, syempre, paano mo i-illustrate yan? Everyday life. Oh, maganda yung ginawa ng museo. Ginawa niya yung sinagot ng isang katipunero na kapilya at yung anting-anting na again, di anting-anting, I'm not original from 1896, but it's a visual example, replica yan. No? It's a visual example of the anting-anting of our ancestors. Na yan ang nagpapalakas ng loob nila sa paglaban sa mga Espanyol. Dala-dala nila yung kanilang mga naratibo. So, what narrative do we see here? Everyday life pa rin. Everyday life, kahit na very political. Now, of course, in the pinakita niya na yan, si Tomas Montiliano, no? Ang gobernadorsilyo ng bayan, ang naging pangulo ng lokal na sangay na Katipunan. So, gobernadorsilyo ang nanguna sa Katipunan. Okay? So, ano pa? Tumagal lang yung magsikan ng 2 taon, inuento dito yung kasamilan ng Pilipinas under Emilio Aguinaldo, 1898. Pero, pinakita rin yung halaga ng Muntinlupa through some of the texts, very, very, very short, no? Madaling basahin, yung halaga ng posisyon ng Muntinlupa sa mga labanang nagpanalo sa himagsikan. Ano? So, ang kulang lang na nakikita ko dito, parang hindi nabanggit, o baka hindi ko lang nakita, pero mukhang hindi nabanggit, yung role ni Antonio Guevara. Si Antonio Guevara, actually, siya yung, nung kinoconceptualize ko yung museum, yung Antonio Guevara ang nasa isip ko na isang highlight ng Katipunan sa Muntinlupa. Kasi siya'y taga-Tunasan. Siya'y taga-Tunasan at siya ay isang messenger. Okay, minsan magkatataka kayo. Paano nalalaman yung mga mensahe? Meron ba silang kartero? Basically, their messenger ang walking karteros. Talaga naglalakad sila from one place to another. So, from Bonifacio's headquarters to ganito, to Emilio Acito's headquarters somewhere. Guys, napakahirap ng trabaho. And Antonino Guevara became one of the first who went to battle at the Battle of Pinaglabanan. Meron siyang account ng Battle of Pinaglabanan. Eyewitness. One of the most accurate accounts of the Battle of Pinaglabanan. So, naging messenger siya ni Andres Bonifacio. O, pero eventually, sumapi kay Emilio Aguinaldo. So, ito messenger lang ito ng revolusyon, pero ang ganda ng kwento. Na sana nailagay na siya ay taga Muntinlupa. So, yun ang isang kakulangan na nakikita ko. Maganda rin yung nakita natin dito sapagkat may representasyon ng kolonisasyon, may representasyon ng pagdating ng Amerikano kung paano tinuruan tayo at nandun yung flag, yung baril ng mga Amerikanong volunteer, no, na ibinaba nila yan para magturo. So civilized with a flag daw. Pero sinabi rin eventually na lay down your guns and pick up the books. Diba? At nagsimulang magturo ang mga Amerikano. Isa siguro hinahanap ko dito kasi I'm sure kung maghahanap pa, may mga archival photos ng mga old schools, principals, class pictures from the American period. Baka may mahanap pa. So siguro pwedeng hanapan sila dyan. Eh well, yung mga usual na mga may mga old photographs, baka lang may naitago. So pwede rin na yung museo, dahil nagbukas na siya, di naman agad yan, nandyan lahat. So pwedeng mag-invite na ito yung mga lumang litrato. No? So isang interesting sa akin ay pinakita yung table. Imagine table ni Francis Burton Harrison
ng kanyang paglakta ng Executive Order 108 na nag-iiwalay sa Municipality of Muntinlupa mula sa Taguig. Kasi yan, I hereby increase separating the former municipality of Taguig. Ah, wait lang ha. Aha. Ayan. Whereas many of the inhabitants of the former municipality of Muntinlupa petitioned that the same be separated from the present municipality of Taguig, province of Rizal, and reorganized into an independent municipality. Ayun, December 1917, pinirma ni Francis Burton Harrison. So, may busto si Francis Burton Harrison sa museo. Hindi ko na nailagay dyan. Pero doon sa table, maganda kasi na ilagay siya. So, imbis na malaking litrato, no? Parang table siya, commemorating the table in Malacanang, where he signed as Governor General the separation of Muntinlupa sa separate civil municipality. So, may picture ni Francis Burton Harrison, no? And of course, ito, nakakatuwa. Medical history, environmental history, nandito sa Museo ng Muntinlupa. Bakit? Oh. Eh ito, yung Alabang Serum Vaccine Laboratory ay nasa Muntinlupa. No? 1918, no? Ay nagkaroon ng smallpox outbreak at kinailangan ng vaccines. A few years later, nilipat yung Serum and Vaccine Unit sa Muntinlupa at ito'y naging Alabang Serum and Vaccine Laboratory. So, ano yan? Social history yan. Hindi yan political history. So, meron dito na parang lab ng isang factory na gumagawa, lab ng mga doktor na gumagawa ng vaccines, no? Para sa mga sakit, tapos yung mga anti-venom. Kaya may bigla, pagkita mo sa ilalim, may hahas kang makikita, baka matakot ka. No? May hahas. No? Tapos ito, tingnan nyo ito. Anak ng baka. Sabi niya, akala mo nagmura. Yung pala, the cow disease that plague the Philippines. Rinderpest. Rinderpest. Mga cows. Ang tinira. No? Ano yan? Panahon ng Amerikano yan. 1900s. No? 1900s yan. 1886, 1898, and 1916. Yan. Pero yung mga gamot yan, panggamot dyan ay, ano, no? Actually, wala nang Rinderpest by 2011 worldwide. Tapos yun nga, nakontrol yan dahil sa mga work ng mga scientist na nasa Alabang Serum Vaccination Laboratory. O, di ba ang ganda? So, nasan yung Alabang Serum Laboratory? Nasa isang lugar po yan na tinatawag na Alabang Stock Farm na ginawa noong 1906 para doon ng mga ano no magkaroon ng crossbreeding ng mga baboy, ng mga poultry, ng mga goats, cattle, no, native stallions, etc. etc. para magkaroon ng agrikultura sa bansa na mas maunlad. No? Takinabang ang buong bansa diyan sa Alabang Stock Farm na 'yan. At isa sa mga nakalagay diyan yung Biological Services Production Building. Na ngayon ay in-occupy ito ng BFAD. Ano, sorry, Food and Drug Authority. O FDA. O, ayan, yan po. Actually, parang nakita ko to sa expressway. Tama ba? Ito yung nakita ko sa expressway. O? Hindi ko maalala eh. Kung nakita ko ito sa expressway. Pero nakita ko na itong building na ito. Art Deco style, American style building yan. Yung Biological Services Production Building. O? At gayon din nagkaroon ng ano no diplomasyenda to business district. Bakit? Kasi nagpatayo ng mga mangga, no? Nagpatayo ng mga mangga sa malalaking lupain itong si Don Vicente Madrigal at ang kanyang mga kakosa na mga ayala, no? Na eventually of course by the 1980s, 1970s, 1980s, yan yung magiging ayala alabang ng mga mayayamang Pilipino. Okay? Na eventually, yan din yung magpapa-unlad nung tinatawag natin na Alabang Central Business District. Di ba? Now, of course, sabi nga natin, yung mga pinatayo dyan, sabi dyan, mga puno ng mangga. Ano pa? Hindi may mangga doon sa museo. And this is a centennial tree. It was, I think, 110 years old tree that was declared as a centennial tree in Muntinlupa na bawal putulin. But that tree may just be a tree. But it symbolizes the growth
of Muntinlupa. Di ba? Of course, ang alam lang ng iba sa Muntinlupa, ito'y presuhan. Dahil from Old Bilibid in Manila, nilipat ang National Penitentiary sa New Bilibid. At kahit napakatagal na ng New Bilibid pa rin ang tawag natin sa kanya. So dahil kasi Old Bilibid yung Manila. Diba? So New Bilibid Prisons. No? Siyempre, kilala yan dahil sa Silia Electrica. Noong panahon na may death penalty pa tayo, at nakalagay doon, social history yan, ha? Mga kasaysayan ng mga preso, ng mga nasa laylayan, no? Yung red telephone box. Kasi yung red telephone, yan po yung direct line to Malacanang kung pipigilan ng presidente ang execution. Sapagkat ang tanging tao lamang na pwedeng magpigil ng execution ng isang tao ay ang Pangulo ng Bansang Pilipinas. So, social history yan. Diba? So, yan, kinikwento, ano bang ginagawa sa electric chair? Napakabambarik yan eh. Napakabambarik na pagpatay. At sa totoo lang, I am anti-death penalty kasi hindi naman natin alam kung inosente talaga o kung may sala talaga o hindi ang mga nasasakdal ng kamatayan. Sa isang bansa na maaaring mabenta ang justisya. Diba? So, yun ang problema dyan. So, anyway, nakakatuwa kasi, diba, may mga prisoners of war din sa Muntinlupa. Some of them came from the death march. Eh ito, sabi, ipinapa-imagine sa inyo yung death march. Ipalagay natin na maglalakad ka ng 103 kilometers mula sa daong ito patungo sa San Fernando, Pampanga. Kasi yung Maribeles, Bataan to San Fernando, Pampanga is about 100 kilometers doon sa death march na tinatawag natin. Now, I think, ang ibig sabihin nito, from San Fernando, Pampanga, you walk from Alabang, from the Museo ng Muntinlupa, and it will seem that you have walked the death march. Yan. So ang ganda nung pinapa-imagine sa'yo kung ano yung naranasan ng prisoner of war. But of course, it can also be a victory. No? Muntinlupa is the story of victory because nung prisoners of war in the Old Bilibid prisons, yung mga hunters, AOTC guerrillas, were freed in a 45-minute operation, very carefully planned, na galing at talino at diskarte ng mga hunters AOTC guerrillas, which is called the Raid of Muntinlupa of 24 June, which I think is being celebrated in the city. No? So, mayroong ito, this is a rare story na hindi nakukwento sa national history of a victory of young Filipino guerrillas who won the war for us. No? Now, this is fantastic. After gamitin ng hapon, bilang kulungan ng mga prisoners of war, yung mga sundalo hapon naman ang kinulong sa Muntinlupa, sa New Bilibid. And the superintendent, who also became director of the Bureau of Prisons, Alfredo Bunye, alam niyo yun, yung siya ang nagtanggal nung tinatawag natin ng mga chains. Nung mga chains, dati naka-chain pa yung paa ng mga prisoners, ayaw niya yun. That is why, in this museum, nakalagay yung history ng Muntinlupa, nakakatuwa kasi mga nasa laylayan. Nakalagay, I am more than pleased to see the war prisoners treated so humanely, according to the visitor's book of the New Bilibid Prison. And si Alfredo Bunye, sinabi niya, we must stop the cycle of violence and hate. No? Look, ayaw niyang itrato ng hindi maayos ang mga Japanese soldiers. Oh. In the cells on death row, kasi may mga hinatulan na mamatay na mga Hapones. At may mga napatay na mga Hapones. No, dahil sila hinatulan ng kamatayan. Siyempre, kailangan namang ipatupad yun ni Superintendent Bunye, no, dahil siya'y sumusunod lamang sa batas. In the cells on death row where 2 or 3 prisoners were held in each cell, it was allowed to bring in an electronic stove and the prisoners made coffee and cooked some dishes. One day, a prisoner who had been sentenced to death and was very short-sighted had his spectacles broken. As his only enjoyment in the prison was reading, he was so depressed, being now unable to read. A few days later, however, new spectacles were delivered to him. They were given by Superintendent Bunye. This is humanity. Humanity.
isang Japones na historiador ang nagkwento ng legacy ni Alfredo Bunye, Peace Born Out of Tolerance. This is Alfredo Bunye, Superintendent of the New Bilibid Prisons, former director of the Bureau of Prisons. And director of the New Bilibid Prison. Superintendent of the New Bilibid Prison, director of the Bureau of Prisons. Of course, yun nga, nakakalungkot. Japanese soldiers were executed as war criminals from 1948 to 1951. And by the way, I like it that the exhibits are both in English and Filipino. So mas madaling maintindihan. What is beautiful about this museum is you can read the pleas of a certain Tatsuo Kano to the Philippine government to stop these executions and free for humanitarian reasons the soldiers from Japan. Tatsuo Kano was writing to Alfredo Bunye, and Alfredo Bunye would respond back. No? Sasabihin ni Alfred ni Tatsuo-san na nalulungkot siya. He will write to the president to ask bakit may mga nabitay. Sana naman itigil na yung pagbitay na ito. And he earnestly wrote the president. Japanese citizens were writing President Elpidio Quirino, please, please, patawarin niyo na yung mga Japones. No? And yun na nga, no? There's a song called Montenrupa no Yoru wa Fukete, The Night Goes On in Montenrupa, which was written by two Japanese prisoners of war awaiting execution at New Bilibid Prison in 1951. It became a hit song in Japan because they were pleading the Filipinos, please, pakawalan nyo na yung mga tatay namin. No? Let's please pardon them. And that is why President Quirino, from his sickbed in the John Hopkins Hospital, ay nagbasa ng isang statement na pinapatawad niya ang mga Japanese war prisoners. No? I should be the last one to pardon them, sabi niya, as the Japanese killed my wife and three children and five other members of the family. I am doing this because I do not want my children and my people to inherit from me hate for people who might yet be our friends for the permanent interest of the country. After all, destiny has made us neighbors. Kaya malaki ang pasalamat. Pinauwi ni Quirino ang mga Japones na sundalo. It was like, di ba, quincentennial ngayon? Victory and humanity. Then you see the humanity of the Filipinos. From the time of Magellan to the time of the Japanese World War II prisoners of war. Di ba? So yun, and that's why, you know, there are times that Quirino will receive Japanese dolls as gifts from the Japanese people, thanking him for what he did. Her Majesty Empress Michiko of Japan said, "The one who forgave the unforgivable, along with his name, I etched deeply in my heart the name Muntinlupa." Wow. Wow. Say, poet po si Empress Michiko, magaling din sa English yan. I hope I am right, this is a haiku. No? Now, isang hinighlight dyan ay yung expressway. So nakikita nyo, kasi nung dumaan yung expressway sa Muntinlupa, sinasabing ito rin ay nag-improve ng transport of goods and services from southern provinces to Manila. No? At ito ay propel doon sa urbanization to nearby towns and provinces in the south. No? So, it was constructed from 1967 to 1969. Medyo social history. Ang kakulangan lamang para sa akin ay parang, by the way, ang ganda nung ginawa nila sa Muntinlupa Seal, no? Pwede mo siyang tingnan ng sama-sama doon sa gilid, tapos pwede siyang i-breakdown. Pwede siyang i-breakdown. Ano yung kahulugan? Nung agila, no, nung iba't ibang slogan, etc. And anyway, I'll show you something, agad jump people power revolution. Dito siguro sa palagay ko, parang sana na-highlight kung may kasaysayan ba ng mga lumaban sa diktadura, may mga bayani ba ng martial law mula sa Muntinlupa, pwedeng ganon ang isang naratibo. But anyway, whatever it is, ang people power was highlighted because eventually, of course,
binuksan ng Muntinlupa sa industrialization 1960 sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga pabrika at produktong pagkomersyo, no? At yung pagtatatag nga ng South Superhighway ay nakaunlad. Ngayon, matapos ang 1986 People Power Revolution, babasahin ko lang, hinirang ni Pangulong Corazon Aquino si Ignacio A. Bunye upang pansamantalang pamunuan ang munisipalidad ng Muntinlupa bilang OIC kasi tinanggal lahat ng mga Marcos governors and mayors. No? Nahalal at nanungkulang bilang punong lungsod si Bunye mula 1988 hanggang 1998. At napabuti ang pamamalakad ng munisipalidad. Sa kanyang pagtataguyod, ang Muntinlupa ay sa kalaunan pinahayag bilang isang lubusang urbanisadong lungsod na sa pagproklama ng Batas Republika 7926 ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. So, ito yung walang malalaking picture yung mga mayor. Ito lang yung text na nagbabanggit doon sa wall na nagkaroon ng good governance at yung father of cityhood through Toting Bunye. No? Na ang kanyang pagkakahalal ay dahil naging OIC siya panahon ni Cory. At nakakatuwa nga to kasi si Toting Bunye ay isang private citizen na ginawa lang host doon sa forum ng mga gustong maging mayor na napasama na siya sa listahan ng magme-mayor. No? Kaya nga, nung siya'y napili, may mga nagsabi politiko na pinabili lang ng suka si Toting, naging mayor na. Pero boy oh boy, he was able to bring his skill in finance doon sa pagbabago ng Muntinlupa. Yung mga one-stop shop, siyang gumawa niyan. Siya nagpatupad niyan. Yung mga pagpapabilis ng pagkuha ng permit, ng mga computerization, etc. etc. At ang humility dito, si Mayor Presnedy ang nagpatayo ng museo. Pero kung titignan mo, ang banggit sa kanya doon sa wall, no, ipinagpatuloy sa pamumuno ng kasalukuyang mayor, punong lungsod Jaime Presnedy. So, kumbaga, at least in this part of the museum, hindi masyadong pinapakita yung political history. Kakaunti, no? Napanggit lang. Oh, so ito po si Mayor Toting Bunye nung siya kabataan niya, no? At ito yung ilang litrato na rare photos from his BOIC mayor, no? Siya yung, ito, laki ng laptop niya. Talagang yan yung mga unang laptop nun, computerization, no? Laki laptop, no? Ayun yung mga ilang larawan. Ayun, si Vice Mayor niya nun, si present Mayor Fresnelli. No? At ito nga, si Toting Bunye kasama yung pumirma ng cityhood of Muntinlupa. Of course, sabi ni Toting, ako raw, ang most famous resident of Muntinlupa, Fidel V. Ramos, kaya natin to, Philippines 2000. Let's do it! No? Yan. So, kasi taga-Ayala, alabang kasi si well, of course, kaya ako siya binabanggit dito kasi I had the opportunity to call him a Facebook friend and a dear friend of mine. Thank you, Sir Toting, at umayag kang interviewin kita sa isang episode ng Kasaysayan Kay Saya. Thank you. So, pakinggan niyo po to sa aking YouTube channel. No? Now, of course, nakita natin no, na may ito yung mga naging mayors recently, no? Si Mayor Toting, Mayor Jaime Fresnedy, at si Mayor Aldrin San Pedro, no? Yan, si Mayor Fresnedy nung siya ay acting mayor, vice mayor siya noon. No? Thank you pala, shout out kay Mayor Fresnedy. Dahil binigyan niya ako recently lang, no? Last month, ng isang aklat. No? Muntinlupa, isang downtown ng lakas, talino at buhay. Kaya shout out sa tumulong sa atin, si Ma'am, ano, no? Si Ma'am Malu Ampaya, no? Na binigyan tayo ng tumulong sa atin na mabigyan tayo ng aklat tungkol sa Muntinlupa. So yes, although yes, mayroong legacies of mayors na usually yan yung nasa museum na naka-display. Dito sa Museo ng Muntinlupa, nilagay lang siya as a interactive. Pipindutin mo, babasahin mo. Ngayon, kumbaga, hindi siya yung parang obvious na obvious sa museo. Kasi sa palagay ko, yung mga leaders ng Muntinlupa, hindi na sila ganun ka-concern na you know, ito ang achievement natin. No? Dahil sa akin.
Hindi. Kung ano man ang Muntinlupa ngayon, yan ay testament ng aming pamumuno. So just look at Muntinlupa. Ang exhibit namin, ayan na. Sa museum, hindi na namin nalagay ang sa museum na ito. Nandyan na sa nakikita ninyo. Nandyan na sa mapa na kung ano ang Muntinlupa sa ngayon. Makikita nyo, no? May interactive map dyan na nakakatuwa na nag-emanate from the location of the Museo ng Muntinlupa, tapos may iba-ibang mapang ipapakita. No? Ano ang itsura ng aerial view, ano ang mga industriya, ano yung mga iba't ibang area, coastal areas, etc. etc. So napaganda nung interactive map na yan. No? Now, of course, in another hall, yung Munting Bata, no? Ito yung medyo subtle na pagpapakita ng ano na yung nagawa ng present leadership. Pero ang ganda ng framing. Ang ganda ng framing, bakit? Kasi hindi ito sinasabi na, ah, ito ang proyekto ni Mayor Presnedy para sa bayan. Hindi. Ang sinasabi niya, wala nga siyang larawan dyan. Ito ang nagawa sa Munting Bata, makikita niyo. So may mga interactive activities para sa mga bata. Dito, nakalagay doon sa mga bilog, ano na yung nagawa ng city council at ng city government para sa tao? Ilang mga health centers, ilang mga hospital. Pero ang framing niya, oh, ilang mga schools, ilang mga scholars. So yan, yung mga limbawa, yung mga chairs na lumilipad na yan. Ang ganda kasi, di ba, edukasyon, future. 600,000 scholars ang nakalagay. Tama, sorry, hindi. 600,000. Mali. 60,000, mali. Hirap ko talaga sa number. 60,000 scholars. So yes, in a way, subtle siya na parang ito yung nagawa ni Mayor ng city government. Pero ang ganda ng naratibo. Kasi parang binibigay ito sa mga bata. So when we think of local governance, we just don't think of achievement po ito. Po ito ang nagawa ko, utang yung loob nyo ito sa akin. Hindi. Ang ganda ng framing kasi sinasabi natin para ito sa mga bata. Ginagawa natin ito para may magandang kinabukasan yung ating mga anak at ating mga apo. And I think that is why the whole point of the Museo ng Muntinlupa is babalik sa atin eh. Yes, the leaders, the gobernadorcillos, those who can write the documents, those who hold the narrative, they have the power over us. But Muntinlupa will not be Muntinlupa. Yes, the mayors have facilitated fast transactions and all of that. Easier business permits facilitated so that all of these businesses can come to Muntinlupa. Pero wala yan kung wala ang lakas, totoong lakas ng Muntinlupa. At ito yung mamamayan niya. Ito yung kanyang tao, taong bayan. Sana po maliwanag ang ating mensahe dito. Na ang ganda ng kwento ng Museo ng Muntinlupa sapagkat ito'y nagpapakita ng everyday life ng ating mga manggagawa, ng mga nagtatag ng lungsod na ito para maging maunlad tulad ng singunlad niya ngayon. Kaya sa akin, medyo emotional ako kasi the touching part of the Muntinlupa Museum for me is this. Ito yung mga industriya na nagkaroon ng pabrika sa Muntinlupa. So umunlad ang Muntinlupa, bakit? Kasi may mga mamamayan ito na nagtrabaho sa mga kumpanyang ito. Guminhawa ang kanilang buhay, pero guminhawa din ang bayan dahil may industriya tayo. And then it dawned into me, kasama ako sa kwento ng Muntinlupa kahit ako'y taga-Tarlac. Bakit? Hindi ba yun yung kayola na ginamit ko nung ako ay bata? Yan yung Milo na iniinom ko hanggang ngayon. Diba? Yung gatas na iniinom natin, yung white, yung correction fluid na ginagamit natin, yung mga gamot na iniinom natin, ay ginagawa ng mga taga Muntinlupa, ng mga Muntinlupenyo. So
this museum now is not just about Muntinlupa alone. Nalaman ko yung kasaysayan ng mga Tagalog, ang ating Austronesian culture, ang humanity ng mga Pilipino, tulad ng Alfredo Bunye, na by the way, si Alfredo Bunye, siya ang tatay ni Toting Bunye. Na yung museum ni, na pinagawa ni Mayor Presnelli na ito, ay hindi nag-glorify sa kanya. Na yung museum na hinahawakan ng nina Michelle, nina Precious, ay hindi lang ito kwento, naratibo ng Muntinlupa lamang. Lumabas ako ng museo, I feel prouder of my being Filipino. Maunlad ang Muntinlupa dahil magaling ang Pilipino. At isa sa mga nasa exhibit na talagang personal for me, no? Salamat pala sa mga nag-guide sa akin, yung mga OJT. Na magagaling nila, ng mga OJT na nag-guide sa akin nung pumunta ako dyan. Yung nakalagay doon sa ilalim, yung ano na yan, yung ano na yan, yung case ng Pepsi. Bakit po? Bakit po ako touch? Kasi po, for many, many years, ang Pepsi po, ang kanyang main plant ay sa Barrio Tunasan, Muntinlupa. And for 30 years, nag-serve po sa Pepsi Cola Bottlers Philippines ang aking ama. Yung Pepsi na nagmumula sa Tunasan, sa bottling plant ninyo, dyan, ang bumuhay sa amin. Ang bumuhay sa aming pamilya. Yun po. And my father, last November 9, celebrated his 60th birthday, his retirement from Pepsi after 30 years of service. So it becomes personal to me. Na kare-retire lang ng tatay ko 2 days ago, and I'm delivering a lecture on Muntinlupa, where for many years is the headquarters of Pepsi Cola Bottlers Philippines. Kung saan kami nabuhay ang Pepsi na yan. So, wow, kasama kami. In fact, kasama tayong lahat sa kwento ng Muntinlupa, sa museo nito. So when we talk about narratives, what kind of narrative are we teaching our students in history? Na umiikot lang ang kasaysayan sa pamilya Aquino at Marcos, o yung kasaysayan na nagbibigay ng kapangyarihan sa atin na mga mamamayan na makita, tayo ay bahagi ng kasaysayan. Mahalaga ang papel ng mga kawani ng Museo ng Muntinlupa at ng lahat ng museum workers sa buong Pilipinas, sapagkat tayo ang tagapag-ingat ng naratibo na yan. Tama ba o maling attitude o naratibo ang binibigay natin? Ang naratibo ba ng kasaysayan natin ay nagbibigay ng hate towards each other pag di-divide sa bansa natin? O yung naratibo na nagbibigay sa atin ng magandang pakiramdam sa kabila ng ating mga problema na kaya natin ang mga hamon at problema natin, kaya nating malampasan, labanan ang mga mapangapi at itanghal ang bayan upang yung mapaunlad dito sa araw-araw nating mga gawain. I think that is the most important narrative na kailangan nating ibigay sa mga kabataan. At salamat Museo ng Muntinlupa sa inyong mga gawain upang ibigay sa amin ang naratibo na nagbibigay ng dangal sa Pilipino. The narrative that edifies the nation. Marami pong salamat at mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po, Prof. Sa inyo pong makabuluhang talakayan po ngayong araw.
Maraming salamat po sa pag-discuss po ng iba't ibang klase ng history, ng difference po ng traditional view at postmodern view, at sa pag-feature po ng Museo ng Muntinlupa sa inyo pong lecture at sa pagbibigay po ng virtual tours. Muli po, nagpapasalamat po kami sa mga viewers po natin ngayong umaga at syempre po kay Professor Shao. So bago po tayo magpatuloy sa ating question and answer portion, magbabasa po muna ako ng mga greetings mula sa ating Facebook page. Mula po ito kay Ms. Myrnaline Morales Colubig. Sobrang daming natutunan on this webinar. Thank you so much po, Museo ng Muntinlupa at Prof. Shao from Tourism Culture History Office of Municipality of Cavinti, Laguna. Salamat po, Prof. Shao, sa makasaysayang talakayan sa araw na ito. Marami po akong natutunan from Edna Briones de Guzman. Good morning, Professor Prof. Shao. Thanks for your entertaining and educational program. Watching from Bulo, Victoria, Tarlac. Okay, maraming salamat po sa patuloy pong pagsuporta sa aming mga programa. Professor Shao, ready na po ba sila sa ating question and answer? Yep. Po? Maraming salamat. Si Tita Edna. Hello po. Galing sa Victoria, Tarlac. Actually, kakabalik ko lang from Tarlac City. Nandito ako. This is one of my first appearances in my new place here in Barangay Ermitaño in San Juan. And hopefully, kapag ka, sinasabi ko nga gusto kong makabisita ulit. Ngayon na tayo ay nagkasama-sama na dito, makita ko ulit yung isa sa pinakamagandang museo na nakita ko sa buong Pilipinas. At ito nga, marami namin akong museo napuntahan. Isa sa pinakamaganda itong Museo ng Muntinlupa. Maraming salamat po. So, proceed na po tayo sa question and answer portion po. Okay po, Ma'am Michelle. Una ko pong katanungan, what is the most difficult part of writing a historical narrative? Oh, ang pinakamahirap syempre, pag wala kang mga sources. No? Halimbawa, by the way, hindi ko sinasabi na walang historian sa Muntinlupa. I know meron. No? At meron ding mga hindi naman historians, pero mga enthusiasts, ibig sabihin, mahilig sila sa pagkolekta ng mga lumang gamit, ganun, mga lumang litrato, at iba pa. At lahat yan makakatulong. Ang pinakamahirap lang kasi talaga minsan, kaya kailangan talaga yung Michelle networking eh. Kasi alimbawa, totoo yun. Kailangan masipag ang historiador, pupunta sa archives. So may mga pupunta ka na sa archives, tinitingnan yung kasaysayan ng Muntinlupa. Minsan may makukuha ka, pero parang wala namang kwento. Listahan, di ba? Mahirap din yun eh. Na may dokumento ka nga, pero hindi mo siya magamit. Di ba? So kaya nga, kung titingnan natin sa kasaysayan ng hindi lang ng Muntinlupa, kundi ng iba-ibang bayan sa Pilipinas, parang bungi, hindi masyadong na-highlight yung history nila nung kolonyalismo, lalong-lalo na nung pre-colonial, nung bago dumating yung Espanyol. Kasi halimbawa, sa Iloilo, sa Cebu, sa Samang, may mga pare na nagpunta, nakita nila kung ano yung tsura ng mga ninuno natin. Na sa Muntinlupa, hindi, walang ganong kronika. No? Na at least na alam ko. So, ngayon, maganda sana, maganda nga may aklat kayo dito na binigay sa akin. Actually, aminado ako, hindi ko pa ito nasisimulan. Although, hindi, nasimulan ko na kahapon. Binasa ko yung history. Pero hindi pa ako tapos. No? May mga pag-aaral dito si Derry. No? Pinakita rin yung Misapan Estate si Father Kushner. No? Maraming mga pag-aaral na nandito. At actually, maganda na yung narrative niya. Pero, halimbawa sa Tarlac, wala kaming pre-colonial history. Kasi yung mga ITAS, hindi naman sila nagsisulat. So, yung magiging basis na ngayon, mag-i-interview ka ng ITAR, oral history. Diba? Pero yan, ay lalagyan mo ng context. What is in the oral history that makes it learn about our ancestors? Not necessarily the things that happen. So, yun yung naratibo. Anong naratibo yung pinapakita ng mga folklore? Halimbawa, no? Yan ang so ang pinakamahirap in writing a historical narrative is when you don't have any basis for the narrative at all.
And what the creativity of the Museo ng Muntinlupa is, despite the sobrang hirap kumana, nakahanap pa rin ng paraan to tell the story of Muntinlupa based on yung tinatawag natin na fisheries, no, yung mga industries na iyan. Napakaganda nung pagkalatag nung kasaysayan. And then of course, marami na tayong records pagdating dun sa contemporary. Kasi yun na yung mas marami, yung from the Philippine Revolution, American period, Japanese period, no, at yung post-war years, lalo na sa ngayon. So, ang maganda kasi din dito, eventually kasi your museum can also become a work of the community. So siguro pag may mga bago kayong mga pwedeng exhibits na gawin, pwedeng itap, magkaroon ng community consultation yung mga mahalagang tao sa lipunan nyo at yung mga may ambag. Sa industriya halimbawa, kausapin sila, interviewin sila, magkaroon ng discussion, and present to them, ito ba ang history natin? Di ba? Lalo na ngayon, napaganda niyan na gawin. So that is one initiative. So para, kung wala mang documents, kung hindi man, kasi we're so bad at archiving, our governments are so bad at archiving, kung wala na tayong mga record niyan, at least makolekta natin, ano ba yung mga kwento natin noong panahon ng post-EDSA, yung mga kwento, kasi nakakalimutan natin yan, nagpo-focus tayo sa martial law, panahon ng Hapon, eh yung panahon ni FBR, ano bang buhay niyo dyan? Panahon ni ERA, kahit hindi ganun yung framing. Diba? Yung recent history natin, kailangan magkakwento na rin tayo, ano ba yung mga trends sa Muntinlupa, halimbawa. Diba? So, people's history. So, the most difficult actually, kung wala kang sources din, is that when you have a very limited perspective, kailangan maging holistic, maging mas inclusive yung ating history. Ano po? Yung tukoy po dun sa pag-interview, ngayon po nag-start na po ang Tourism, Culture and the Arts Department ng cultural mapping. So, yun po. Very important. At saka mas systematic yun. Hindi lang yung interview kayo ng interview tapos wala lang. Diba? Ibig sabihin, pag may cultural mapping, may sistema yan, may form, may filing, tapos yan ay may database na, and computer, digitized, and hopefully, magkaroon ng access yung mga researchers. At hopefully din, yung presentation, importante rin kasi, ma'am, aside from yung tinatawag natin na documentation, yung paano siya pinapresent sa public. And I think, aside from the very wonderful presentation in the museum, mahalaga na, at ito, alam ko, ginagawa nyo na ito through these events, kaya ako narito, di ba? The public events, because the museum is not just a dead place, it is alive, and people should discuss, and, you know, ako, for example, pwede akong i-correct ng mga taong nakikinig kung merong mali akong nasabi. Diba? And it becomes a discourse that is alive. I'm sorry for the long answer, but the first question is very interesting. Thank you very much. Thank you din po. Para naman po sa aking second question, ito naman po ay mula sa ating Facebook page. Good morning po, student from Calamba City sa Science IS. Sa tingin ninyo po, ano ang pinakamakatuturang naratibo ang nagbigay ng malaking epekto sa kasalukuyan po natin? Mula po ito kay Yesha Lovinia, Valentina Bautista. Para sa akin, ang naratibo pa rin na hindi lang mga pinuno ang may dahilan at gumagawa ng kasaysayan. Yung people's history, yung social history for me is the most powerful. Why? Kasi it gives sense to the people that they are part of building history. Na hindi lang sila biktima ng kasaysayan. Na sila ay may papel doon sa paghulma ng kasaysayan. In the narrative of the Museo ng Muntinlupa, which is different from the narratives of other museums, where you see all these portraits of the mayors and all of that, dito parang sinadya na hindi yun ang i-highlight. Sinadya, kasi ang hina-highlight dito, ano yung naging epekto sa atin ng kasaysayan at ano naman yung papel natin sa kasaysayan? 'Di ba? Bilang mga mamamayan, bilang mga taga-Muntinlupa at pinapa-realize sa atin na bahagi kayo nito eh. Yung Crayola na ginawa, yung
yung Pepsi, 'di ba? Yung Milo, yung Nestle at iba pa, ano? Yan ang ano natin, yan ang ambag natin, yung ginawa natin. Yung araw-araw natin tinatrabaho sa opisina para umunlad ng multilupa, ay may bahagi tayo. I think still that's the most powerful. Now of course, today parang ang mga narratives, historical narratives na malakas yung ginagamit sa politika. And if you're going to look at it, it just made the country worse. No? Kasi ang nangyari, parang dahil lang sa politika, nag-aaway tayo, nagmumurahan tayo. Diba? I mean, ako naman, hindi ko sinasabing hindi powerful yan. Pero ang sinasabi ko, pag yan ay nakakasama na sa atin, parang nakakapagod na rin. So, I just hope that we will instill more narratives of people empowerment, of people power, rather than of strong leadership na parang ang dating sa atin ay nakasalalay lang sa isang tao ang ating pag-asa. Which I think, I'm sorry, Museo ng Muntinlupa, wala ako kayong kinalaman sa sasabihin ko, but just for me, it is bullshit. So please, no, let us make narratives that empowers people. And oh, thank you, Museo ng Muntinlupa, because you are doing this. Your narrative of history, when I come out, empowers me, even if I'm not from Muntinlupa. Okay po. Next question ko po, mula naman po ito sa ating registrant. How can we shape Filipinos to become nationalistic and with deep respect from our past or history, as many Filipinos are against from it due to fake news and brainwashing? This is from Maria Teresa Nunez. Yes, that's true that we need to love our country and we can know about our country through our ancestors. No? Ganito kasi yan eh. Why? Even if there are our ancestors, the traits that they show and the way that they face adversity, kagitingan. 'Di ba kagitingan, kahit mahirap na, 'di ba? Ay ginawa pa rin natin, tumuloy pa rin tayo. 'Yun ang ano. Yun ang naratibo na will make you love your country, one, kasi you have such a great people. You came from a great, great people. Number two, that all of these things, the COVID-19, lahat ng ito, di ba? Malapit na nating malampasan itong pandemyang ito. Ikukwento natin ito sa mga bata. Paano ba nalampasan ng Muntinlupa ang pandemyang ito? Paano ba nalampasan ng mga ninuno natin ang revolusyon? Paano ba nalampasan ng Muntinlupa ang panahon na noon ay ang tuwing sa preso ay dapat parusahan, hindi dapat magbago? Diba? All of these things that show humanity, respect, no, for human dignity, na nirerespeto mo yung dignidad ng tao, ipakita ninyo. At ang pinakamagandang respeto sa tao ay yung servisyo ng inyong pamahalaan, and hindi ito pambobola, no, na nagpapakita na ito hindi lamang ito tungkol sa kapangyarihan, kundi may nakinabang. Ang nakinabang ay ang taong bayan. Diba? Yung may pagmamalaki na, oh, may mga nakinabang ng mga eskola, ah, may mga nakinabang ng mga tao na nagkaroon ng trabaho sa industriya, na kahit may pandemyang COVID-19, tuloy-tuloy na tayo sa ating pagbubukas ng mga negosyo. No? Na yun yung pinaparamdam sa akin nung museo. Yes, of course, kailangan ipakita. Ito yung nagawa ng pamahalaan. Hindi naman natin, ano yun eh, hindi naman natin sinasabi na huwag ilagay yun eh. Pero yung it was made in such a way na it becomes not a victory of one person, but or of several persons, but the victory of the whole Muntinlupa. Ang sinasabi natin, ito yung contribution nating lahat. Ito yung buwis nating lahat. Ito yung tinrabaho nating lahat. So, yun yung isang napakaganda na sana mabuo sa iba pang mga local museums natin. No, na matuto sila sa ehemplo ng Museo ng Muntinlupa. Of course, marami pang pwedeng ilagay. Again, sabi nga sa akin ni Precious Inyosa, no, na may mga pagkikipagtulungan pa sa mga historians ng Muntinlupa. Pero may suggestion din ako, no, na una, may mga yung mga kalat-kalat na kwento ay nananatiling kalat-kalat na kwento. Mga batis sila pero hindi sila
nagiging kasaysayan. Nagiging kasaysayan sila pag sila'y pinagsama-sama, pinagkumpara, at napoproseso at nagkakaroon ng sulatin o paper, no, research paper, na siyang pwedeng ipresenta as public history sa isang kumpirensya. So pwedeng magkaroon ng ipangungunahan ng Museo ng Muntinlupa, pwede kayong makipagtulungan ng Philippine Historical Association halimbawa, to organisasyon ko yun, kaya sinabi ko, ano? Na halimbawa, magkaroon tayo ng local history conference. Actually, yung isang organisasyon, yung Philippine National Historical Society, yun, malakas din yun sa local history. No? So, pwedeng magkaroon ng national organization na co-sponsored by Museo ng Muntinlupa and the City Government of Muntinlupa, tapos magkakaroon ng isang conference na lahat ng mga narratives ninyo, ng mga local historians nyo, ay ipepresent. Which was, and by the way, I'm going to shout out to Sayli La Pastida, yung mga kasama natin sa Tagum Cultural Center, no? Na cultural tourism, historical cultural office sila sa Tagum City sa Davao, no? Na yan ang nagawa nila. Na meron silang history from the perspective of the tribal leaders, may history from the perspective of the government, history from the perspective of the local elite, halimbawa ng mga iba pang mga mamamayan doon. And then nung pinagsama-sama nila to sa isang conference, nabuo yung aklat nila na Kagikan, nabuo yung mga iba't ibang historical materials nila. And hindi lang siya parang sinulat lang ng isang historian. Nagiging parang collective community yung history writing. Tapos pag pinresent siya doon sa sinehan, kasi nakita ko to, I was one of their guests. Pinresent siya sa isang sinehan nung wala pang pandemic noon. Nandun lahat yung tribal leaders, nandun yung mayor, nandun yung mga konsehal, nandun yung mga civic people ng Tagum, nandun yung mga estudyante. Nakikinig ang lahat dun sa kwento nila. Hindi ba usually, mayor, uupo, tapos mag-opening remarks. Pag nandyan na yung historiador, aalis na. Yung mayor nila, si Mayor Alan Rillon, buong araw umupo yun dun sa conference. Nakikinig nung kasaysayan. Teacher kasi yan eh. Pamguro to mayor. Oh, and then Knights of Rizal pa. So, yeah, si May, shout out kay Mayor Alan Rillon. So, for me, sila yung aking model na pwede nating panggawin. So, nasimulan na yan ng Museo ng Muntinlupa with all this series of lectures. Dito ngayong pandemic, they're, of course, a wonderful museum, the structure and the narrative. Pero I think mapapaigting pa natin yan. May involving na yan, yung mga historians sa sinasabi natin from Muntinlupa. At na makilala din namin sila. And then, yung kanilang kasaysayan din, may relay din namin sa publiko. Maybe next year po, Sir Shaw, pwede po tayo mag-arrange ng ganitong klaseng conference. Pero for next year din po, ang alam ko po, magkakaroon din po kami ng Museo Con naman po. And ang participants naman po namin, ang pinatarget po namin would be students po. Yes. Maganda yan, ano? One at a time naman eh. Hindi naman yan isang bagsakan. But as you can see, that it makes the museum not a dead institution, but something that responds to the challenges and the needs of the time. Salamat po. Para po sa aking pangatlong tanong, ano-ano ang kwalifikasyon upang matawag ang isang tao na isang historian? Uy, napagandang tanong. Ano? Hindi lahat ng nagkukwento ng kasaysayan ay historian. And for me, ito ang saganang akin, sinulat ko ito sa isang Manila Times article. Ang pagiging historian ay hindi lang pagkukwento ng nakaraan. Kailangan ikaw ay napatunayan na kapag nagkaroon ng study historic, na using the historical method, and the easiest way for you to prove that is that when you are able to be published in a refereed journal. Sabihin, yung mga journal ng mga academics, tinitingnan yun, sinecheck, binabalik sa'yo yung papel, tugunan mo itong komento namin. Mali ito, tugunan mo to. Pag natugunan na namin yon, dalawang referee yan, pag sinabi na yes for publication, submit, pasok, may publication ka. So ako bilang isang historian, bagamat hindi ako nakakasulat ng history of the Filipino people tulad ng ginawa ni Gregorio Saide o kaya ni Agoncillo o kaya ni Constantino, I am considered a historian because in many articles already, I have proven that I can do research and interpretation of history. Yun ang isang historian. So hindi lahat, hindi ko mo nakita mo sa YouTube. Sorry ha, kung medyo, hindi man elitista ito eh. Ito ay pagpapahalaga lang sa trabaho namin.
Hindi naman lahat na nagsasalita sa inyo tungkol sa medisina sa Facebook ay doktor. Di ba? Pwedeng sila ay ano, practitioner lang ng practitioner, I mean, hindi lang ng natural medicine o whatever. Pero kailangan makita nyo na may mga professional ang historiador. Meron siyang pinag-aralan. At kung hindi man siya nag-aral ng history, na he knows the method to be able to write and be recognized. So pwedeng hindi journal article yan. Pwedeng gumawa ka ng local history book. Tapos, hindi siya historian, pero ang galing ng method niya, oh, makita namin, ma-recognize din siya as such. So, wala kaming exam, wala parang magiging doktor ka o engineer ka, may bar exam o board exam, wala kaming ganun. Salamat po. Since marami pa rin pong katanungan ang pumapasok po sa amin, ito po ang aking huling katanungan. Tapos po, may katanungan pa pong isasabihin po si Ma'am Precious. So, para po sa aking huling tanong, what is your message for the generation of today? Po, ang mensahe ko ay yung mensahe na sana gamitin ng kasaysayan tulad ng paggamit ni Mariano Ponce. Yan. Mariano Ponce sa public history. Ang kasaysayan ngayon ginagamit para hatiin tayo, para pag-away-awayin tayo. Tayong mga guro ng kasaysayan, ng AP, tayo ang pag-asa na ang naratibo na ibibigay natin sa bata ay hindi mapangwatak, watak, kundi mapagkaisa. Hindi mapagkaisa na pare-pareho tayo ng utak, pare-pareho tayo ng sinusuportahan. Hindi. Na sa kabila ng ating pagkakaiba-iba, ay makita natin kung saan tayo nagkakahalintulad. At sa kabila ng pagkakaiba-iba, mag-usap pa rin tayo ng magalang at matinobi ng kapwa Pilipino. Doon lang natin mapapaunlad ng bayan. Oh, so yung naratibo ng pagkakaisa ay napakahalaga pa rin na yun ang ikalat natin sa mga kabataan. No? Na tayo ay magkakapatid at tulad ng sinasabi ng ating mga ninuno sa kanilang konsepto, dapat tayong makipagkapwa. Makita natin ang kapwa-tao natin, ang sarili natin sa kapwa-tao. Maraming salamat po. Binabati ko po si dating Mayor Toting Buni watching on Facebook Live. Maraming salamat po. Sir! Sa pag-suporta po sa aming webcast po today. Para po sa additional questions po, tinatawagan ko po si Ms. Precious Inyasa po. Ms. Precious? Thank you, Ms. Michelle. Hi, Sir Shao. Maraming salamat po ulit sa pagpapa-unlock sa aming imbitasyon. Binabati po rin po ang ating viewers mula sa Tarlac, Isabela, Valenzuela, Laguna, Marikina, and of course, Mutinyupa. Ganun din po kay former Mayor Toting Buñe. Maraming salamat po sa panonood, Mayor. Nag-notes ako kanina, Sir Shao, habang nagle-lecture ka. Tapos ilan sa mga nasulat po? Yung sinabi mo na, paano mo mamahalin ang munting lupa kung hindi mo siya kilala? And I totally agree. We in the museum totally agree na dapat kilalanin natin ang museum, ang munting lupa rather to, para mas mapahalagahan natin ito. Narito po ang museo ng munting lupa na under ng city government ng munting lupa na nangunguna sa papalaganap, pag-educate sa mga Muntinlupeño at kahit hindi Muntinlupeño tungkol sa Muntinlupa. Nabanggit din po ni Sir Shao yung suggestion niya na magkaroon ng mga lumang litrato from the community dito sa museum. Actually, marami na rin po kami mga nakukuha from the community, physical and digital, na mga nag-share sila ng mga old photos nila. And we hope also to integrate these in the galleries in the future. And Sir Shao, may isa lang akong tanong bago ako ibigay yung floor kay Ms. Denise for the closing remarks. Ayun, no? Yan. Kanina kasi, kanina medyo nag-virtual tour ka na nga po, di ba, ng museum. Napanood na rin po natin yung virtual tour ng museum na kung saan katulong namin ang Public Information Office sa paggawa nun. Gusto ko lang itanong, Sir Shao, ano yung pinaka-paborito mong parte sa museo ng Muntinlupa? Well, in a way na hint ko na yan kanina,
Well, I like the dalawa siguro yung part. Yung first room, kasi it shows already a lot. Ang liit ng space na yan eh. But with a few items, you're able to show ano yung Katagalugan, ano yung lawa ng Laguna, ano yung context ng fishing, maritime culture sa Muntinlupa, no? And then yung Katipunan, yung colonialism and all, nandun sa isang kwarto. Tapos ang ganda ng pagkadisenyo, no? So gustong-gusto ko 'yon. And then, of course, the other parts of the museum will basically follow the aesthetic beauty and the very very readable and understandable style of the first one. So I like the first one very much. But the other part is yung huli na gusto ko. Yung nandun na yung industriya, nandun yung mga products, nandun na kaibigan kong si Sir Toting Bunye, no? Na nabanggit lang, wala siyang picture doon. Nandun lang sa may virtual, ano, no? Yung interactive. Pero yung nagustuhan ko talaga doon, yung produkto. Kasi pag sinabi mong produkto, wait lang, ano? Pag sinabi mong produkto, yun yung pamumuhay natin. Yun yung ginagamit natin sa pang-araw-araw. Tapos makikita mo na bahagi pala yung Muntinlupa sa production ng mga produkto yun. And tulad na nabanggit ko, Precious, yung poignant sa akin, yung nakita ko yung Pepsi na... Kasi as salesman, yan yung mga binubuhat ng tatay ko na mga basyo. At as manager, yan yung kanyang binibenta. Eventually, naging manager siya. Yan yung kanyang mga binibenta. So, yun yung bumuhay sa pamilya namin. So, that's why I like that part of the museum. So, naging personal tuloy siya. Mm-hmm. Okay, thank you, Sir Shao. Sir Shao, basahin ko lang yung comment ni Sir Edsel Basilia. Ang sabi po niya, magandang umaga. Salamat sa karagdagang input, Professor Shao. Subalit, mayroon ng mga nag-aaral ng kasaysayan ng Muntinlupa bilang akademikong paksa. Go signal na lang ng city government ang hinahantay. And hopefully, Sir Edsel, by next year, may sakatuparan na natin ang ating research program. And malay natin, makatulong natin si Sir Shaw pag ginawa natin yun. Wala kayong mapapakinabang sa akin. Wala kayong pero, as I told you, history is about networking. Minsan, marami tayong sinusulat. Pero, hindi namin kayo kilala eh. So, kailangan magpakilala kayo. Ano ibig sabihin nun? Nakikilala kayo sa community. Pero pinaka-epektibo na magpakilala sa pambansang national historians ay magbasa sa Manila Studies ni Dr. Churchill, sa PNHS, sa Adhika ng Pilipinas, sa Philippine Historical Association. Hindi ko sinasabi hindi kayo kilala. Ha? Ang sinasabi ko lang, mas make yourself visible kasi akala natin, mahalaga lang sa Muntinlupa yung sinusulat natin. Hindi eh. Pagka yung kwento nyo ng Muntinlupa ay nabasa nyo sa aming conferences, ay ano yan eh, nagkakaroon tayo ng networking. At yung networking na yan ay kahit walang Precious, kahit hindi nyo hintayin ang suporta ni na Precious. Mag-submit lang kayo, huwag kayong matakot. Mag-submit kayo sa mga journals. Mag-submit, huwag kayong matakot. Ako, nare-reject pa rin ako. Hindi ako perfect. Nare-reject pa rin ako mga papers ko. Kaya, kung kayo susubok lang at magbabasa, alam nyo kahit nasabihin nila, hindi pa handa yung papel mo, alam mo pag may nakinig ng presentation mo, tapos magsasuggest sila, dahil naging public na yan, yung mga mali mo pwedeng ma-correct, yung mga hindi tamang metodo pwedeng itama, no? Na when you make it public, you really make it more, you really polish it. So it's very important, yung public history, which I am an advocate of, yung kasaysayang pangbadla na ginagawa na ngayon nila Precious at ng museo, ay ituloy natin. And that doesn't need government help. But if there is a government help, that will be more powerful. Mas makapangyarihan. Kaya po, sana po sa mga, ano ang name ni sir? Alam po, sumasama na sila sa mga historical conferences. Mm-hmm. Pag-ibayuhin pa natin ang networking natin at ang ating pagsasama-sama.
Ako, napakagaling, napakahusay niya ni Sir Edsel. Kasama nila Sir Jomar Encila at Sir Michael Tabuyan. Si Jomar, ano na yan, kilala na yan sa mga community of historians. Si Tabuyan din. Mga bata ito. Kaya nga sabi ko nga baka hindi pa sabihin na natin na nagsisimula pa lamang sila. No, sila pag-aasa ng bayan. Kaya salamat. Oh, si Jomar Tagig. Pero I think, natatouch na rin niya. Kasi si Jomar masipag yan. Na kapag may nakikita siya, di ba, nag-resort siya tungkol sa Tagig. Ipapasa niya yan doon sa taga-Valenzuela. No? Ipapasa niya, may nakita siyang Valenzuela document. May nakita siyang ganitong document. So, yung networking makes it easier for us to build the story of this nation. Yan yung tulungan na sinasabi natin. I agree, sir. Kahit sa akin, nagsasend din si Jomar ng mga nakikita niya basta may tinuka na word. Patiin ko na rin po si Sir R.V. Hernandez ng Paranaque. Yan. Isa rin po siyang napakasipag at mahusay na researcher. Sir, since nandito na tayo sa usapan na to, sa opinion niyo po, ito last na question na talaga. What is the most essential quality in a historian? The most essential quality in a historian is fairness for me. Fairness why? Hindi mo maiiwasan that you have a stand. And just for full disclosure and for a better example, no, mas madaling maintindihan. I am pro-democracy, pro-human rights, anti-dictatorship. So you will never, I will not favor strongman rule but will favor democracy and the upliftment of human rights in my country. But will I lie because of that stand? No. So hindi ko i-distort na sasabi ko walang magandang nagawa yung administrasyon na yun. Walang ganun. Kailangan parehas. So I have a stand but a historian must be fair. The other thing is clarity. Honesty and clarity. We can be wrong. Pwede naman kaming i-correct. Hindi ko alam ang lahat. When I spoke here about Muntinlupa, I'm sure baka may masabi sina Jomar, baka may masabi sina Angelo, no? Masabi ang iba pang mga tao kasama natin na nakakalungkot kasi syempre, even if I have read something, hindi ko alam yung alam ng mga experts. But, no? If I will, kailangan lang maging upfront ka. Tulad ng pag-aamin ko sa inyo, I am here because I'm Shao Chua, the public historian who will talk about narratives. I am just reading the history of Muntinlupa. I'm not an expert. So be honest that you do not know everything. Huwag kang mayabang. Yan ang feeling ko na maganda. Kasi, alam mo, marami namang historian na mayabang. Totoo din yun. Napakayabang. Akala mo, alam nilang lahat. Kung makipag-away, hindi, alam ko. Yung iba nga, hindi historian, ang yabang din eh. But I'm, as a historian, I think humility is important because when you are humble, you're willing to learn. When you're humble, you're teachable. When you're humble, when people approach you, this is a document, this is something that you should read, this is like this and like that, it's an opportunity to learn. All our mistakes have an opportunity to learn. So never brag. Wala tayong may pagmamalaki lahat dito. Tayong lahat ay estudyante ng kasaysayan. At tayong lahat ay dapat na manatiling mapagkumbaba sapagkat wala tayong may pagmamalaki. Lahat tayo taga-kwento lamang at nagsisilbi sa bayan Pilipino. I couldn't agree more, Sir Shao. Okay, sir, actually sumingit lang talaga ako dahil hindi ko mapapalampas ang pagkakataon na makasama namin kayo ngayong umaga. Muli nagpapasalamat po ako dahil pinaunlakan niyo po kami at pinansin niyo po ang aming message na makasama ngayon. And I will now give the virtual floor to Ms. Denise. Thank you, sir. Thank you, Ms. Precious. And thank you rin po, Sir Shao, para sa very informative discussion na talaga namang makakatulong sa ating viewers at aspiring museum practitioners para maintindihan kung ano nga ba ang silbi ng isang museum at ang importansya nito sa pagpapanatili ng ating mayamang kasaysayan. Maraming salamat din sa ating mga viewers na sumali sa ating program for today. Also, thank you po, former Mayor Toting Bunye, for tuning in. So to our viewers, we hope that you will join us in our upcoming programs.
So, to the participants po na gusto makareceive ng digital certificates, pakisagutan lamang ang feedback form na pinost ng aming kasamahan sa comment section. Again, para sa announcement, sa November po, this November, magkakaroon po tayo ng storytelling activity para sa kids on November 15 and 22, and a storytelling workshop for teachers on November 29. So this is in partnership with the National Book Development Board and Early Childhood Education Division. So sa November 18, magkakaroon po tayo ng third episode ng ating lecture series, and it will be about film analysis with our resource speaker, Mr. John Paul Abellera. So nakipag-partner din po ang Museo ng Muntinlupa with the Muntinlupa Independent Film Festival for their film showing. It will take place on November 30. And aside from that, we also partnered with the International Science Film Festival Philippines with GOT Institute Filipinas. Their virtual film festival will take place from November 3 to December 3 with the theme Better Health Through Better Understanding. Lastly, naglabas po ng call for Muntinlupeño artists ang Museo ng Muntinlupa. So ang layunin po nito ay bumuo ng isang database na nakalaan para sa mga alagad ng sining sa lungsod upang i-gather at kilalanin sila pati na rin ang kanilang sining. Layunin din nito na bumuo at pagtibayin ang connection ng museum sa lahat ng Muntinlupeño artists. So ang link na ito, ang link para sa form na ito ay nakalagay sa comment section. So register na. Stay tuned to our Facebook page for updates on these programs. And speaking of Facebook page, please paki-like na rin po ang aming Facebook page, Museo ng Muntinlupa. And follow us on our Instagram account at Museo Muntinlupa and our newly created TikTok account at Museo ng Muntinlupa. We also encourage you to like and follow the Facebook page of the City Government of Muntinlupa. Again, to our speaker today, Sir Shao Chua, thank you so much po for giving us your time in sharing your knowledge and accepting our invitation. So before we end po, may mga gusto po ba kayong sabihin or batiin, sir? Well, nabati ko na kanina. Gusto ko lang sabihin kasi sinabi ni Precious, bakit daw, salamat daw, pinansin ko ang imbitasyon ng Museo ng Muntinlupa. Look, I will never miss an invitation from one of the most beautiful museums in the country. Maraming salamat at mabuhay kayo lahat. Thank you so much po, sir. Ayan, so thank you so much. And so this is where our program ends. Take care, everyone, and we hope to see you again.